Hello. Naririnig na ako? Yes. Okay. Pasensya kanina, hindi gumana yung speaker ko eh. Mm-hmm. Ayun. Good evening. Yes, good evening. Ano pong plano? Diretso na ba presentation kasi medyo late na? O anong decision nyo? Brother Jando, diretso na ba si Brother Mark? Continue na. Okay, Brother Mark, as you mentioned before, magkakaroon ka ng iyong papaliwanag, then after that you will be cross-examined through asking questions. Okay, start na ako. Bro Jando, 20 minutes ba to? Ano lang bro, andiyan ba si Brother Wendell, wala? Wala si Brother Wendell, bro. Sige, 20 minutes. Meron tayo ditong isa pang bisita, kasama ko din to, taga Iloilo rin, Brother Aljan Bagatnan. Magtatanong dyan mamaya. Okay, go ahead. 20 minutes ng kanyang kanyang kuwan. Pagkatapos siya, wala ka ng rebat, Brother, Umbaw, ha? Walang problema. Okay lang, walang problema. Okay, go ahead. Time start, now. Okay. Para ma-confirm. Ang patutunayan ko, yung napag-usapan namin last time, yung veneration ay hindi sa Diyos, hindi yan tamang katuruan. Hindi tamang i-venerate ang ribulto at imahe. Okay? Simulan ko ang presentation ko sa isa-isain ko yung mga palusot ng mga ngaral ng mga Katoliko. Unang palusot nila, pinagbabawal lang daw ay ang gumawa ng ang pinagbabawal lang daw ay yung gumawa ng Diyosan, hindi daw yung gumawa ng larawan na inanyuhan. Linawin ko, ang pinagbabawal lang para sa kanila yung Diyosan at hindi yung larawang inanyuhan. Okay? Pangalawang palusot nila, hindi lahat ng pagluhod o pagtitira pa ay pagsamba dahil maari din daw ito pagpapahayag ng paggalang. Pangatlo, naipasang tradisyon ng mga propeta, apostol, hudyo ang pagsisilbi sa mga mahal na larawan o gamit sa pagsamba. Panglima, ito daw ay paraan para pag-alala sa mga banal. Yun yung limang dahilan nila. Okay, ito tandaan po natin ha, ang kaaway ng Diyos ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Mandaraya to. Mandaraya, sinungaling, kaya mag-ingat tayo sa doktrina. Okay? O makikilala natin yan sa kanilang bunga, sa Matthew 12:33. Simulan ko ng tutulan na yung mga palusot nila. Sang-ayon po ako na hindi pinagbabawal ang paggawa ng ribulto o larawang inanyuhan. Sana malinaw na to, hindi na to pabalik-balik, paikot-ikot. Malinaw na hindi pinagbabawal ang ribulto o larawang inanyuhan. Kung ito ay luluhuran at pagtitirapaan ng tao, ha? Yun ang pinagbabawal. Wala tayong mababasa na niluhuran, nagpatirapa sila mismo dun sa ribulto. Okay? Linawin ko, kung may mababasa tayo na lumuhod sa harap, ako sa kwarto ko, may mga litrato ng kapamilya ko, as a girlfriend ko, nagnananalangin ako, lumuluhod ako, nakadapa ako pag ako nagdadasal sa harap nila, pero hindi dun mismo sa larawan ako nananalangin at naglumuluhod o nagpapatira pa. Linawin ko yun ha, walang masama humarap sa yung ribulto nyo, nakakulong ako sa simbahan nyo, pwede ako manalangin dun sa harap nun, pero hindi ko ipapatungkol dun sa ribulto o sa imahe ng mga Katoliko. Okay? Ulitin ko, hindi pinagbabawal sana ributo at larawan na inanyuhan. Okay? Tapos isang halimbawa, yung ributo ni Rizal, di ba? May mga Rizalista. Hindi naman yung monumento ni Rizal, hindi naman yun Diyos-Diyosan eh. Magiging Diyos-Diyosan niya pag niluhuran at pinagsilbihan. Yun yung mali doon. Basa ako ng isang talata, Exodus 29:4-5, mababasa rin to sa Deuteronomy 5:9 eh. Huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuhan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit. Opinyon ko to ha. Ano ginawa ng mga Katoliko? Gumawa sila ng ribulto ni Yahushua. Diba? O tuloy ako sa basa. Yung anyong nasa itaas ng langit,
ang ginawa ng mga Katoliko, gumawa sila ng rebulto, imahe ni Yahushua. Tuloy ako sa pagbasa, ha? O nang nasa ibaba sa lupa. Ito naman yung rebulto ni Mary at yung mga saints. Ang ginawa ng ano, nang na-violate ng Katoliko. O nang tubig sa ilalim ng lupa. Verse 5, huwag mong yuyukuran sila. Ito na. Hindi yung paggawa, walang masama. Kaya lang, pag niluhuran mo na, parang rebulto ni Rizal, pag pinagsilbihan na, nanalangin na sila doon, disdiyosa na yon. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Hindi po, ito opinion ko to, hindi po ginawa, karamihan ng ano, ng mga Katoliko, niyuyukuran nila, pinagsilbihan nila, rebulto at imahe nila. Okay. Okay. Tuloy ako sa pagbasa, hindi ko nabasahin ito, napakahaba. Sundan ko pa yung ano yung mga palusot ng ano no ng mga aral ng Katoliko. Ang pinagbawal lang daw yung paggawa ng Diyos-Diyosan, hindi yung larawang inanyuhan. Ipagpalagay natin na tamang salin nito o tamang ito yung tamang kahulugan ng talata. Ipagpalagay natin, susundan natin yung argumento nila. Wala, marami ako nakitang debate. Hindi nila, ayaw nilang itong sundan, ayaw nilang tanggapin to. Na sige, ipagpalagay natin ang pinagbabawal yung Diyos-Diyosan, hindi yung larawang inanyuhan. Pero ang problema ito po ang problema yung inuyukuran nila na imahe o ribulto ni Yahushua ay huwad na Yahushua yun, huwad. Peke. Bakit? Ewan ko kung merong isang Catholic defender dito magsasabi sa akin, meron talaga silang patunay na yun talaga ang mukha ni Yahushua. Okay? Kung meron silang mapapatunayan nila ng mabigat na patunay yan, eh di maganda pag-usapan natin. Pero sa gaya ng aking research, maraming pagtatalo dyan. Ang sabi pa nga nila, ang lahi nila ng mga Hudyo dati, itim, yung mga Israelita. Negro sila, hindi sila puti. Kaya malaking argumento to. Ewan ko lang kung paano nilang patutunayan sa akin na yung mukha nung niluluhuran nilang Yahushua ay yan ay talagang si Yahushua. Kasi kung hindi, tamang-tama talaga sa kanyang Exodus 29:4-5 na ang niyuyukuran nila, ang niluluhuran nila ay Diyos-Diyosan. Hindi yan imahe ng eksaktong imahe ni Yahushua. Hula-hula, chamba-chamba, kutob-kutob, ano yan? Guni-guni na ano yan, inventong larawan yan ng ano, kaya Diyos-Diyosan niya. Walang pinag-iba yan kay Baal, kung sinong Diyos-Diyosan na sinasabi. Walang pinag-iba yan. Sana mangilabot ang mga Katoliko pag lumuluhod dun sa ribulto na yon, sana mangilabot sila, kasi sino ba itong niluluhuran ko? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siloso. Ngayon, hinahalikan, marami akong video, hinahalikan, pinuprosesyon, sinasayaw yung ano hanggang sa nalaglag, naputol yung ulo, na may na-injured pang pare, 'di ba? Ano 'yan insulto sa Diyos 'yan Ano 'yan? Isang malaking kalapastanganan 'yan sa Diyos. Kasi ang hinahalikan nilang paa, ang niyuyukuran nila, ang pinapanalanginan nila ay hindi yung totoong Yahushua. Huwad 'yun, huwad, peke. Okay? Ito sabi, ito pa, may iba pa silang palusot. Hindi lahat daw ng pagluhod o pagtira pa ay pagsamba. Naniniwala ako doon, maaring sabi nila, maari daw to ay pahayag o pagpapakita ng paggalang. Tama naman, naniniwala rin naman ako doon. Hindi, walang argumento doon. Kaya lang may pandaraya ang Diablo dito Ito, sana pakinggan nyo pakinggan nyo nung masinsinan, ha? May pandaraya ang Diablo dito. Please unawain natin 'to, ha. Unawain natin 'yung palusot ng mga ngaral ng Katoliko. Okay? May mababasa, lumuhod sa anghel, yes. Sa propeta, yes. Sa hari, yes. Bilang pagalang, yes na yes, 'di ba? Meron. Pero ngunit, ha, ang niluhuran ang mismong imahe o ribulto at manalangin dito, dun mismo, ha, sa ribulto at imahe, wala tayong mababasa. Ulitin ko, may mababasa sa harapan. Sa harapan ng Ark of Covenant, meron po talaga mababasa. Pero ang linaw, hindi yung dalawang kirubin ang niluluhuran doon, yung presensya ng Diyos. Yung ribulto nyo ba, may presensya ng Diyos? Makita nyo nga ilang beses na pinagbabasag nga ng mga tito ko yan sa
sa bataan ni, eh. Wala nga namatay na kamag-anak ko. Eh doon yung sa Ark of Covenant, mahawakan mo lang yung mamamatay, yung hindi karapat dapat humawak. Ganon ka present yung presensya ng Diyos. Ang problema sa rebulto nyo, ang problema sa rebulto nyo, ano eh, ah, kayo lang ang nag-imbento niyan. Tapos ito pa masakit. Okay, may isa katikisim, hindi ko na ma-quote kasi nakulangan ng oras. Nagbiyahe pa kasi ako, akala ko nga hindi matutuloy ngayon. Imaginein mo ah, may pag-iising sa umaga, inuutos talaga, lumuhod. Saan? Mismo dun sa imahe. Wala, sabihin natin, ipapatungkol mo yan sa Diyos, pero pinagbawal nga eh. Ayaw niya na ilagay mo yung kawalhatian ng Diyos sa bato at kahoy. Ayaw ng Diyos yan. Karumal-dumal sa kanya yan. Kung hindi, sabi nga ito, meron nga ako sa talata dito, ano sabi? Ano sabi niya? Sabi, sa John, okay, ala, sa, wait. Okay, ito muna. Sa John, ano, may isa, hanapin ko pa kasi. Pero ito muna, talata muna to. John 14:6, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi sa pamamagitan ng rebulto ni Mary, hindi sa pamamagitan rebulto ni ng gawagawang huwad na Yahushua. Hindi. Sumamba tayo sa espiritu at katotohanan. Sa John 4:24. Sabi sa John 4:24, ang Diyos ay espiritu. Sana maging malinaw sa lahat ng nakikinig. Sobrang hindi to birong doktrina. Yung alam niyo po ba, yung blasphemy na ito na ipapasa to hanggang sa apat na salinlahi. Hindi siya birong malabag. Sabi sa John 4:24, ang Diyos ay espiritu. At ang mga sumasamba sa kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan, hindi sa ribulto o larawang inanyuhan. Ito opinion ko to ha. Hindi sa ribulto o larawang inanyuhan kundi sa espiritu. Paano sasamba sa katotohanan ang mga Katoliko kung ang ribulto at imahe nila ay huwad na Yahushua? Okay, sabihin na nga natin, hindi na nga nila sinasamba si Mary, pero yung ribulto ni Yahushua, sinasamba 'yun eh, 'di ba? Mananalangin doon para daw makarating sa gamit sa pagsamba. Saan ka makita? Saan ka sa talata na may kailangan mo ng gamit para makapanalangin? Para makapanalangin, makapagsamba, hindi kailangan ng gamit. Saan ka nakakita noon? Ayaw nga. Ito, hanapin ko yung talata, ha? Ano sabi sa ay, wait. Hanapin ko yung talata kaya sila naparatangan na sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi gumamit sila ng sumasamba sa pamamagitan ng saan yung talatang yun? Okay. Ayun. Ayun, sa Jeremiah 3:9. Okay, ito. Hindi niya ikakahiya bagkos ay dinumihan ang lupaing ng mga lunyas siya sa pamamagitan, pamamagitan ng pagsamba sa mga bato at punong kahoy sa pamamagitan ng pagsamba sa, 'di ba? Gumagamit ng gamit sa pagsamba. Hindi mo kailangan noon. Sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Ito pa, sabi sabi dito. Ito kasi naging problema sa mga Katoliko. Sabi. Adele. Andere, aha. Eh, ilang minuto na natitira? 13 minutes pa lang sa bro. Ha? 13 minutes pa lang siya, may 7 minutes pa. Oo. 30 minutes? 13, meron pang isang 7 minutes. Ito pa pala.
Yung Acts 4, basahin nyo lang, no? Sa Acts 4, 14 to ano? To Acts 14, 12 to 15. Basahin ko lang 15 kasi med mics yung oras eh. Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad nyo. Yung mga apostol, ayaw nilang pagsilbihan. Lalo pa siguro yung mga ribulto na inaalayan. Basahin nyo na lang yung 14, ano, Acts 14, 12 to 15. Anong sabi dyan? Anong sabi ng mga apostol dyan? Huwag nyong gawin yan. Yung, kasi inaalayan sila eh. Inaalayan sila dito. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Eh paano pa yung ribulto na hindi mo nga alam kung talagang si Peter yun, si Pablo yun, eh talagang ginagamit ng, ito, ang mahirap kasi ginagamit ng ano to eh, Mandaraya kasi ang ano, Mandaraya ang Diablo. Ano yan? Nagpapanggap yan ng anghel ng kaluwanagan. Dadayain kayo niyan. Kaya maging maingat yun. Ano sabi dyan? Yung ribulto, kailangan iprosesyon. Pag ginalang mo ba ang isang tao, ang kamag-anak mo, ginagawa ba yan? Hindi yan ginagawa eh. Kaya nga ayaw ng mga apostol yan oh. Buhay pa sila noon. Kung nakakapagsalita yan mga rebulto na yan, sasawayin kanya, sumigaw sila, you know, patakbong pumagitna sa mga tao, sumigaw sila. Mga Ginoo, huwag niyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Pero ano ginagawa ng mga ano? Sinisindihan ng kandila, pinuprosesyon, tapos sinasayaw pa yan eh. Sinasayaw para ano, magmukhang buhay? Para magmukhang buhay? Walang buhay yan. Sabi, huwag kayong matakot sa ribulto na yan eh. Alam nyo kung bakit? Kasi wala silang magagawang masama at wala rin magagawang mabuti. Walang magagawa sa inyo yan eh. Kaya pinagbabasag nga namin yan, walang nangyari sa amin. Pinagpala pa kami. Mas lalong nagkaroon kami peace of mind, nagkaroon kami ng maliwanag na kapagkaunawa sa scripture kasi sinusunod namin na yan ay ano, wag nga yung kapiraso niya, wag mong dadalhin yan sa bahay dahil may sumpayan eh. Ganong kalunos-lunos ang mga Katolikong, sabi nga ni RA, Pastor RA, hindi naman daw lahat na eh, salamat naman sa Diyos, kung hindi naman lahat na ng Katoliko ay lumuluhod dyan. Salamat naman sa Diyos, may mga natatauhan. Pero ito lang yun na, mangilabot po kayo, mga kapatid, mangilabot po kayo kung sino niluluhuran nyo. May argumento pa nga yan, ang mga Hudyo dati, ang mga Israelites, ang bayan ng Diyos, mga itim, mga negro pa nga daw yan. Ano yung pinamumukha ng parang kastilang itsura, ang tangos ng ilong, 'di ba? Kastilang itsura kasi huwad 'yan eh. Mangilabot kayo, ang Diyos ay suluso hanggang sa ika-apat na salinlahi pwedeng managot sa ginagawa niyo. Na kapag sa pagluhod at pagsisilbi, ano pa bang ginagawa nila? Ulitin ko lang, walang masamang igalang, ginagalang namin si Mary. Sabi ko nga, mas mahal ko pa si Mary sa magulang ko. Mas mahal ko yung mga apostol, mas kapatid ko pa yung mga apostol kaysa sa sarili kong dugo. Pero hindi para pagsilbihan na doon ka manalangin, yung mga santo, yung mga banal na sinasabi nyo, mga naging santo sa Katoliko, na doon yung pagbubuntis, doon na nanalangin, tungkol sa financial na problema, merong santo para doon. Malaking kalokohan yun. Napakalaking kalokohan yun. Kaya, buti na lang hindi ko binasa itong diretso kasi wala, hindi mga ngalahati pala. Salamat na lang na tama yung desisyon ko na laktawang ko na lang. At ano, alam niyo po ito pala, habol ko na lang hanggat may oras pa. Ang Roman Catholic ay prototype ng mga pagano sa panahon ng Old and New Testament. Kaya sila ang Mother of Harlot kasi maliban sa sumasamba sila sa tatlong ganap na Diyos, nakiapid sila sa bato at sa kahoy. Kayo na lang po ang magsiliksik o kumusga kung hindi nga ba. Tingnan mo ha. Ang pagsamba nila, gumagamit sila ng para makarating. Hindi mo na kailangan idaan sa santo yan. Pwede kang dumiretso. Ang sarang may itanong sa kanila yun eh. Kailangan pa ba yan? Hindi ba makakarating sa Diyos yung panalangin mo kung idediretso mo sa kanya? Sambahin sa Espiritu at katotohanan nga. Hindi sa pamamagitan ng santo eh. Tapos sabi pa oh. Ito sa Jeremiah 2:27. Ikaw aking ama, sabi sa bato, sa ribulto, ikaw aking ama, Papa Jesus, di ba? Familiar kayo? Ikaw ang aking ina, di ba? Mama Mary.
mangyari ito sapagkat itinakwil ninyo ako sa halip kayo'y maglingkod sa akin. Ngunit kung may naghihirap, basahin nyo lang Jeremiah. Meron pa kasi mababasahin. Ito. Ito naman, tao lamang ang gumawa nito. Diba? Sa Habakuk 2:18 to 19, basahin nyo na lang, kulang oras eh. Jeremiah 10 verse 2 to 5. Pinuposisyon. You know, pinapasa, no? Yung sa Jeremiah 10 to 5. Katulad one minute. Dito, eh. Hindi daw nakakapagsalita. Pinapasan, di ba? Sapagkat hindi nakakalakad. Talagang katuparan sila nung ano eh, yung mga pagano sa Old Testament. Kasi hindi naman nawala yan eh. Continuous yan eh. Kung continuous yan, sino ang gumanap niyan? Diba, dapat mag-isip-isip tayo, sino gumanap niyan? Yung mga pagano sa Old Testament and New Testament, sino gumaganap sa panahon natin? Walang iba kundi Katoliko. Talagang may katuparan talaga sila sa nakasulat. Yun nga lang, hindi sila yung true church. Sila yung katuparan ng pagano sa Old Testament at New Testament. Sa Romans 1, pinalitan nila yung kuwalatian ng Diyos na nasisira sa isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Diba? Yan sila katuparan talaga na sinasabi ng ng Holy Scripture. Kaya sana nga mas mahaba-haba para hindi ako na nagagahol sa pagpaliwanag, pero ito lang po sana, huwag kayong padaya. Time. Okay. Brother Jando, time na. Okay, time na. Okay, hello. Yes. Liwanag ba ang boses ko? Yes. Pwede ba ako muna yung magtanong? Maganda yan. Hindi nakapag-antay. May gusto kasi ko linawin eh. Mga tanong to, paglilinaw lang sa kanya. Debate sa topic na niya. Pero paglilinaw lang sa kanyang mga pinagsasabi. Sabi niya kasi kanina, mga Hudyo, mga negro daw. Totoo ba yun? May pagtatalo, hindi ko sinasabing tinatayuan ko na ibig sabihin ang ibig ko sabihin miski Katoliko, wala silang kasiguraduhan na yung rebulto at imahe nila ay yan talaga ang itsura talaga ni Yahushua, kasi nga iba-ibang itsura nila. Una, may itim, may payat na payat, may malaki ang katawan, iba yung mukha, medyo mas isa mas bata-bata na parang gwapo-gwapo na parang Kastilang-Kastila. Isa naman, mukha naman talagang parang stress na problemadong hindi mo naintindihan, na nakakatakot tignan. Iba-iba mukha nila eh. Huwag ka muna mag-alibay. Sumagot ka na lang muna. Sumagot po kita. May 20 minutes po ako para sumagot. Di ba may 30 seconds ako para sumagot? Kailangan 1 minuto? Sige. Brother Romel. Di ba po? Brother Romel. Yes, Brother Jando. Ano po yan? Yung sinasagot, tanong ko eh, nag-aalibay siya. Tanong ko sa kanya, yung sabi niya kanina na na mga negro daw yung mga Hudyo, totoo ba yun? Yes or no lang naman? Sinasagot kita, Brother Danjo. Brother Danjo, sinasagot kita. Sabi ko, nabanggit ko yun kasi may pagtatalo. Hindi ko sinasabing tinatayuan ko. May pagtatalo dyan. Na may mga relics sila, may mga nakuha silang ebidensya na ang mga tao noon ay itim, hindi mga puti, hindi mga tisoy, kundi mga negro. Ngayon, binibigay ko yung ganung argumento kasi wala akong alam kung ano itsura talaga ni Yahushua. At alam ko rin naman na walang alam din ang mga Katoliko kung ano totoong itsura ni Yahushua. Saan yung ebidensya mo na yung mga nauna ay mga negro? Isasend ko na lang sa'yo. Yung mga link, isasend ko na lang sa'yo. Oo. Kasi hindi ako prepare para isend sa'yo yan eh. Pero kasi ang topic natin, images. Yun ang kaya tanong ko, hindi muna pati sa topic mo, yung topic mo, doon ko bibigay sa mga kasamaan ko. Clarification na yung inaano. Kina-clarify ko nga, hindi ko stand yun. Ang sinasabi ko nga, nakakapagpatunay kung ano talaga itsura ni Yahushua, kasi maraming argumento tungkol dyan. At ngayon, kina-challenge ko ang Katoliko, isa sa inyo magsabi, sigurado kayo, bigyan nyo ako ng ebidensya na yan talaga ang mukha ni Yahushua. Kung makapapakita ako ng ebidensya, aaminin mo sa public ngayon, tama ka na. Pag-aaralan ko yan, baka gawa-gawa ng Katoliko yan eh. Kapag bigay ako ng ebidensya, aminin mong mali ka talaga.
ang maraming ebidensya, Brother Danjo, may fabricated, may dapat honest ka, lalaki kang kausap. Lalaki honest sa lalaki. Ako, Brother Danjo. Honest ako. Yung ebidensya mo, i-reserve natin, pag-aralan natin, ibang topic 'yan. Kasi kulay na ng ano 'yun eh, ng mga Israelita, pag-aralan natin 'yan. Ngayon, depende patunayan nyo na yung ebidensya nyo talaga ay talagang ano, totoo, yun talaga ang mukha niya. Yun ang patunayan mo. Oo, di ba po? Ibang topic, next session natin. Yun ang topic natin. Sabi mo kasi, ihanda ko naman yung mga research ko tungkol doon. Nagipaghamon ka eh. Kaya dapat, manindigan ka bilang lalaki sa hamon mo. Sabi mo kayo na... Manindigan ko, Brother Danjo. Okay. Sabi ko, hindi ko sigurado ang sagot. Ito tinatayo ako, Brother Danjo. Sana maging malinaw sa'yo. Hindi ko alam puti, itim, ang mukha, ang kulay ni Yahushua. Ang sinasabi ko, may argumento, kaya nga pinag-aaralan ko yan. Ang tinatayuan ko, walang nakakasigurado ang sa mukha ni Yahushua. Hello. Okay, next question tayo. Next question. Brother Janto. Naririnig ba ako dyan? Yes, naririnig ka, bro. Yes, eh, kasi na kanya ba ako sabi kanina eh, hindi niya parang hindi ako napapansin, hindi ako naririnig eh. Kanina, nagipaghamon ka dahil matindi ang paninindigan mo na hindi yan ang mukha ni Kristo, naninindigan ka ng matindi. Naninindigan ako, yes, naninindigan talaga ako. Tapos naghamon ka pa na meron bang Catholic defender makapaglalabas sa'yo ng tunay na mukha, di ba? Yes, yung gusto ko, yes. At dahil malakas na paninindigan mong hindi yan ang mukha, kung yes, makapagpakita ako ng ebidensyang yan ang mukha, makapagpakita ba ang paninindigan mong tatanggapin mong mali ka? Tatanggapin ko pag napatunayan ko. Kailangan kong aralin yan, Brother Danjo. Ang Diablo. Sabi na pagkakasagutin mo ako, Brother Danjo. May 20 minutes ako. May 20 seconds ako. Aaralin ko yung ebidensya mo kasi yung ebidensya mo, ano yan eh, dapat i-verify muna yan, i-validate muna yan para paniwalaan. Ngayon, yung ebidensya ng True Church, yung Katoliko. Next question. Teka, hindi, napusan sa True Church Katoliko eh. Ganun kasi kumuha ng ebidensya. Ulitin ko, kasi matindi ang paninindigan mo ang hindi nga yan ang mukha. Tanong, may ebidensya ka ba na hindi nga yan talaga ang mukha? Yes, meron na meron. Makinig po kayo mga nakikinig ha. Makinig po kayo. Asa, labas mo. Pagmasdan niyo yung mukha. 20 minutes ako. 20 seconds ako. Sandali lang. Makinig ka muna, Brother Anjo. Sige. Tingnan niyo yung mukha ng rebulting niyo. Kung magkakapares ang mukha. Obserbahan niyo. Moderator. Yes. Yes, Brother Mark. Brother Mark, sandali lang. Ano 'yon? Kung ano 'yung nakikita natin na mukha, hindi 'yun ang hinihingi ko sa kanya. Uh-huh. Ang hinihingi ko sa kanya ebidensya na hindi 'yan ang mukha. Objection sa kanya. Siya reference na talagang halimbawa ganito. Ayon dito sa mababasa sa isang encyclopedia, ayon dito hindi yan ang mukha. Yung mababasa talaga ba? Okay. Sandali lang. Yung objection ni Brother Jando, yun, kailangan niya na meron kang reference na may ipapakita in which instance sa'yo. Ano yung counter-objection mo, Brother Mark? Brother Mark, sandali lang. Mamalangga lang na po. Kung po pwede po, wag ka pong sasapaw kasi para tayong ano dito, parang Armalite yung ano ka lang, ratatat. Pwede ano lang, kalma ka lang. Sige, counter objection. Okay, ang counter objection ko, mas matibay na ebidensya yung taong tumitingin mismo sa mga rebulto nyo. Mauobserbahan nila yung sa Nazarene, itsura nun, di ba? Parang kalamos, lasinggero sa ano, na hindi, itsura niya, grabe itsura talaga, parang hindi mo maintindihan kung kaninong ano yan, di ba? Tapos may isa naman, gwapong-gwapo. Yung isa naman, parang medyo, di mo may, alak mo okay. Gawin. Okay. Nakuha ko na yung point mo, bro. Okay. As a moderator, no, dahil ako yung mag-moderate ngayon, gagawa ako ng ruling ngayon. So, as a moderator, bro, yung point mo ay isang observation mo.
Ngayon yung tanong ni Brother Jando ay meron kang reference na ipapakita. Ano lang, sasagot ka lang ng meron o wala. Oh, okay na. Meron ko lang, hindi ko maiisend ko, hindi ko mapapakita ngayon eh. Okay, okay. Thank you. Okay na 'yon. Brother Jando, meron siya pero hindi niya maipapakita. Okay. Yun na. Next question tayo, Brother Jando. Eh, wala siyang ebidensya pala. Meron, Brad. Huwag kayong, ano, kayong ganyan, Brad. Meron. Kaya talaga, oh. Pandaraya yan, eh. Meron. Sige, pandaraya. Oh. Brother Romeo, sige, pandaraya daw. Okay, okay. Basta ganito, klaro yung sabi niya, meron siya daw, pero, meron daw, pero hindi niya maipapakita. Yun yung sabi niya, meron, pero hindi maipapakita. Yun, Brother John, daw, go ahead. Kasi, ang ebidensyang hawak ko, pakita ko sa inyo, ano? Noong una, ang mga Kristiyano pag nilibing nilalagay sa katakom yan. Katakom. At yung mga Kristiyano sa panahong first century, nagdo-drawing yun. Pakita ko sa inyo, ha? Ito yung kanilang katakom. Nagdo-drawing yung mga Kristiyano noong unang panahon. At ang mukha ni Kristo na kanilang idrawing, ayan sa ibabaw. Ayan. Ayan ang mukha ni Kristo na dinrawing ng mga first century Christian. Tama ba yan? Mali. Hello, hello. Narinig ako? Oh, sige. Sabihin mo. Okay. Katakom yan. Katakom. Pwedeng tama. Pwedeng mali. Pero sigurado ko, yung ribulto hindi kamukha yan. Ilapit nyo din sa ribulto niya. Hindi nyo kamukha yan. Sabihin mo na ang katakom ay nag-drawing dyan ng mali. Oo. Hindi, sabihin natin, ipagpalagay natin tama yan, Brother Danjo. Yung sagot ko eh. Ipagpalagay natin tama yan. Pero ilapit mo yan. Ilapit mo yan sa mga santo nyo. Sa kay yung ribulto ni Huwad na Yahushua. Hindi ka mukha. Ito yung straight na kuha. Mahaba ang buhok, matangos ang ilong, may balbas, may bigote. Hindi ka mukha ano, eh. Ganito ba ang itsura ng Kristong larawan namin o hindi? Hindi, ang layo. Ay, guwapo yung sa ano niya eh, sa ribulto niya, guwapo. May guwapo, may pangit. Iba-iba eh. Ah, may guwapo pangit. Ito. Dahil ganyan ka pala mag-judge, alam na lang natin, pag nag-drawing ako ng Goku, hindi ko nakuha ang mukha. Hindi na si Goku yun? Ibig mo sabihin? Kaya hindi pwedeng, ito sagot ka ba, Sancho, ha? Kaya hindi pwedeng gumawa ng ribulto. Unang-una, hindi inutos siya na gumawa tayo ng ribulto niya, imahe niya. Kasi, ayaw niya nang idadaan pa sa imahe. Wala kang mababasa. Uy, gumamit ka ng ribulto para sumamba sa akin. Hindi. Wala. Okay, next question. Makakadiretsa ka na sa Father sa pamamagitan ni Next question, Yahushua. Next question, bro. Dahil may ebidensya ako na nasa katakom, kayo bang tapatan ang ebidensyang hawak ko? Kayang-kaya. Kung makikita mo naman kung kamukha ng ribulto niya yan eh. Ilabas mo. Kasi yung simpleng argumento mo, Brother Danjo, Ilapit mo kay ano yan? Sandali lang, moderator's time muna. Brother Jando, pwede ba patapusin muna natin siya ng 20 seconds kasi yung meron siyang time to answer. Okay. Brother Mark Umbao, balik po sa time. Ilapit mo yung ano, yung ebidensya mo dun sa mga ribulto nyo. Kung ilan yung mukha ng ribulto nyo, tatlong itsura, apat ay itsura, hindi na reliable. Unang muna, ang layo eh. Kaya ilapit okay, mo eh. Okay, time. Okay, next question. Okay. At least may ebidensya ako. Kayo na bahala, ano. Mga nanonood ngayon, kayo na bahala humusga. Kung ganito ba ang Kristo ng Katoliko o hindi. Yan. So, yun lang clarification ko lang dun sa mga pinagsasabi niya. Mm. Dahil baka sa niya, hindi mukha. Ang kukunin niya ebidensya, si Cesar Borgia. Mm-hmm. Ano bro dyan to? Papasa ko na sa iyo yung moderator. Ikaw na mag-moderate. Tapos moderator okay, na okay, go. Ayun no, dahil yun lang. Ibigay ko lang ng clarification. Tsaka sinungaling yung sinasabi niya kanina na ano, na hindi daw, mga negro daw yung mga Hudyo. Kinang yung mga mukha. Yan, negro ba yan? Hudyo yan. O yan. Negro ba yan? Mga Hudyo yan. O yan. Negro ba yan? O yan, si Harry Potter. Hudyo si Harry Potter. Si Wonder Woman. Hudyo yan. Ha? Hudyo si Wonder Woman. Negra ba yan? Ito talaga mga pinagsasabi nitong taong to. Basta lang makatutol lang mga ebidensya yung pinapakita. Okay. Bigyan naman natin sa ating mga kasamahan. Sino ang una magtatanong? Si Brother Aljan, bro. Nandito.
See? Brother Aljan, magtatanong daw. Okay, Brother Aljan, go ahead. Brother Aljan, go ahead. Brother Aljan, go ahead. Bakit? Brother Aljan, go ahead, Brother Aljan. Hindi ka naririnig, bro. Ano nangyari sa mic mo? Okay pa yun kanina. Bro, hindi ka naririnig, bro. Ako alam mo na ba dyan, para hindi masayang oras. Sige, sige. Ayusin mo muna. Ay, wait lang, wait lang. Try ko muna siya i-mute. Sige daw, bro. Unmute ka daw muli, Brother Aljan. Unmute mo daw. Tapos masalita ka. Hello, bro. Okay na? Okay. Go ahead. Okay, Brother Mark Umbaw. Magandang gabi sa'yo. May muntila akong katanungan sa'yo, Brother Umbaw. No? Tungkol doon sa topic mo kanina na hindi makikita sa Biblia yung pinoprosesyon, yung imahe o yung mga ribulto. Di ba may nabanggit po ba kayo doon kanina? Yes, yes. Oh, paninindigan ko yun. Paninindigan ko yun. So, paano po pag may mababasa tayo sa Old Testament na meron pong tao na nagprosesyon ng isang imahe? Aaminin mo po ba na nagkakamali po ba kayo? Hindi ako nagkakamali kasi hindi prosesyon yun ng katulad ng Katoliko. Hindi. Bit-bit nila yun dahil nagka-travel sila. Pero hindi yun bit-bit dahil nagpro-prosesyon mula sa isang simbahan, dadalhin sa kabilang simbahan para ipasyal yung ribulto dahil hindi nakakalakad. Hindi okay. Ganun po yun. Sige, next po. Question. Ipakita niyo talata niyo. Okay. Diba, paano po pag meron po akong mabasang nagprosesyon? Aminin niyo po bang nagkakamali po ba kayo at hindi niyo po ba? Saglit po. Saglit po. Huwag po tayong bastos, brother. Ito po yung tanong ko. Eh, paano po pag nabasa, may nabasa po ako sa Old Testament na pinaprosesyon ay yung isang ribulto, aaminin niyo po ba na hindi niyo pinag-aralan ng kaigi yung Biblia? Hindi ko aaminin kasi mali ang pagkaunawa ninyo. Hindi pinuprosesyon ang ribulto. Dala-dala brother, nila yon dahil sila ay naglalakbay. Brother, hindi yan pinuprosesyon. Meron yata objection, Marjando. Meron yata objection yung nagtatanong. Yes, anong objection? Bro, nang pumari po sana, pwede natin ilabas yung Josue, size 15. Okay, so ilabas natin yung sinihiling niya. Size 6 to 19. Ito na sa atin. Yan. So Joshua summoned the priest and gave them their instructions. The armed men would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Ito ba iniingi mo na talata, bro? Ano? Absolute. Yes, bro. E ngayon po, brother Mark Umbaw. Yan. Pare po po, bra, ang nagpo-position doon o yung mga pagano? Sabi ko nga sa iyo, yung mga prosesyon na sinasabi mo, hindi pinuprosesyon yan ng katulad ng Katoliko na may ang tawag dito na may araw ng ganito, yung araw ng Black of Nazarene, etc. Piyesta sa ganito. Hindi ganun. Magpo-prosesyon sila. Objection, hindi. Brother. Brother! Hoy, Umbaw! Objection! May ano yung talata, Brad? Pabigay mo sa akin. I-check ko lang. Ano yung objection mo, Brother Aljan? Bro, yung tanong ko po kasi kanina, aaminin niyo, kung may maibibigay akong talata, aaminin niya po ba na nagkamali siya at hindi niya pinag-aralin ng maigi yung Biblia? Yun po yung tanong ko. Ngayon po, nailabas ko, pakisagot po ng tanong ko, aaminin niyo po ba o hindi? Hindi ko aaminin. Ang sagot ko nga, hindi ko aaminin. Kasi hindi yan prosesyon na katulad sa mga Katolikong tradisyon na talagang may panahon, may ora, may season na talagang pinuprosesyon yan. Yan ay paglalakbay nila yan eh. Kaya nga, amin na yung talata, iaano ko sa iyo, ipapakita ko sa inyo yung konteksto. Wait lang. Bilang host at moderator ng programang ito, ang tanong niya, pag nabasa niya, ha? Nabasa niya na meron talagang rebolto. Prosesyon. Ito ngayon yung sa talata. May prosesyon. Tinatanong niya, tinatanggap bang mali ka dahil may nabasa sa prosesyon? Yes or no lang. Huwag yung magpalusot na. Huwag yung ganun. Sagutin mo lang, may nabasa dyan na prosesyon. Tinatanggap bang ano yan? Prosesyon ba yan? Yan ang tanong niya. Sagutin mo lang.
Pwede pakibigay mo na yung, ano, yung talata? Pwede, may objection din ako. Pwede pakibigay yung talata? Pwede pakibigay yung talata? Paano ko sasangayon at hindi sasangayon kung hindi malinaw sa akin yung talata? Pwede pakibigay yung talata? Ito, Joshua, chapter Joshua. 6, verses 6 to 9, the Living Bible. Ito ang sinasabi. Wait lang. Joshua, ano, sorry? Joshua chapter 6, verses 6 to 9, sa so the Living Bible. Ganito ang sinasabi. So Joshua summoned the priest and gave them their instruction. The armed men would lead the procession. Sabi mo, hindi procession, paglalakbay ito eh. Bro, sabi niya kanina, walang mababasa sa Biblia ng salitang procession. Oh, yan. Sinabi niya yan kanina. Ito, nasa Biblia talaga. The armed men would lead the procession. Sa madaling salita, may batayan si Brother Aljan. Tanong! Yes. Ano tanong? Nabasa ko na. Anong tanong? Oy, tanong mo. Okay, bro, isa pa ang tanong. Alam naman natin na mayroon sa Biblia. Isa pa akong tanong sa kanya. Wala rin na yun. Sandali lang. Huwag mo ibitin yung tanong, Brad. Objection po, objection. Sandali lang. Pandaraya yan eh. Balikan mo yung tanong. Balik mo yung tanong mo, Brad. Huwag mo akong takbuhan. Okay. Yung tanong ko sa'yo, kung may bababasa pa tayong prosesyon sa Biblia, tatanggapin niyo po bang nagkamali kang hindi mo na pag-aralan yung Biblia? Kasi yung sinabi mo kanina, walang mababasa sa Biblia na nag-prosesyon. Sagot na po ako ha. Ang sagot ko po dyan, Brad, kaban ng ano yan eh, kaban ng Diyos yan eh, kaban ng Panginoon yan eh. Nandyan yung presensya ng Diyos. Sila mula sa Ehipto hanggang sa kung saan sila napadpad, bit yan eh. Diyan nakikipagtagpo ang Diyos. Kaya hindi yan katulad ng Katoliko na itong season na to, pag summer, may mga piyesta na sinasayaw-sayaw pa yung kanilang ano rebulto na pinamumukha nilang buhay na hindi naman talaga iba yung next iba question. Yung kaban ng Panginoon. Next question, okay, bro. Okay, tuloy. Isang katanungan pa, bro. May isa pang katanungan. Oh, sige. Nabanggit mo rin po kanina doon na mismo po yung mga katituhan nyo kasama na po kayo doon na pinagbabasag nyo po yung rebulto. Yes. Tama po ba? Hindi ako kasama, pero yung mga ano namin, mga kamag-anak ko, lalo mga kapatiran namin dati sa Bataan. Yes, okay. Bakit? Tatanggapin niyo po ba pag may nabasa ako sa Biblia na may nang babasag ng mga rebulto na naging kaaway ng simbahan? Ano yung aminin ko na mali ako? Na hindi, tatanggapin niyo po ba na na isa kayo sa naging kaaway? Ay, hindi. Kasi Brother, yung sinasabi mo, Brad, sasagot na ako, di ba? Tanong yun, ha? Di ba? Sasagot okay. Na ako. Oo. Brad, yung sinira doon, unang-una, ano yun eh, simbahan yun. Kung ano yung mga kagamitan doon, sinira. Okay? Eh, kahit naman hindi yan. Next yan, Brad, question. Gitaran ng simbahan, sinira. Natural, masama yun. Sige bro, yung iba naman na muna bro. Okay, pero sana, di ba bang sagutin ko ulit? Kulang yung ano eh. Tanong. Meron pa akong tanong dito bro, Jando, pero paunahin natin si Brother John Ray. Oh, sige. Okay, so hanggang tatlo lang yung naitanong ni ano ni Brother Aljan. Okay. Dalawang resulta. Sige, ako rin dito. Sige, ikaw muna Brother, go ahead. Kasi narinig ko sa kanya ganyan na tinutulig sa niya yung mga libulto natin, mga bato. Narinig kahoy. Kahoy daw, sumasamba tayo ng bato, ng kahoy. Yes. Categorical question. Alam mo ba na ang Israel kinilala si Yahweh na bato nila? Alam mo ba hindi? Alam na alam. Oo. So, alam na alam. Pero hindi yung bato na literal na bato. Bato ba siya? Hindi siya bato. Eh kung mabasa natin na bato ang ginamit nila. Brad, Yes. Yan yung sumusunod na bato. Yes. Yung kinukuha na ng tubig. Yes. Pero hindi may nabasa ka muna. Wag kang masyadong ano, hindi yan ang tanong. Hindi yan sa spiritual na bato. Spiritual na bato yung sinasabi mo. Yun talagang bato ang ginamit nila na kinilala nilang si Yahweh, patandaan si Yahweh yan. Kasi ikaw, kanina, malinaw, dinudurog mo yung mga rebulto namin, sinasabi mong bato na wala naman, hindi naman yan mga tunay, sabi mo. Eh, yung bato kinilala ng mga Israel, na bilang yung bato nilang palatandaan na yun ay si Yahweh. Mali ba yung ginawa ng mga Israel? Pakiulit ang tanong, sorry.
kanina, dandanin ko, no, medyo uminit ako kanina sa iyo eh. No, nagbago na kasi ako, sabi ko, basta magdebate ako, dapat may hinahon na, pero pinainit mo ako eh. Oh. Sabi mo kanina, yung mga rebulto namin, mga sumasamba kami sa bato, hindi naman yan mga tunay. Ba't kami dyan nananalangin? Sabi mo ganun. No, yes. Although medyo palasi yun kasi hindi mo pa naman napatunayan na talagang nananalangin kami sa rebulto per se. Pero ano na lang natin yun? Dito na lang tayo. Dahil tinuligsa mo yung pagkaroon namin ng rebulto dahil hindi tunay. Ngayon, yung mga Israelita na mayroon, yes, silang bato bilang si Yahweh, mali ba yun o hindi? Biblical ha? Mali ba yun na yung bato bilang si Yahweh? Paano talagang yun? Hindi mali yun. Hindi mali yung sumusunod na bato sa mga Israelita nilabas sa Egypto. Hindi mali. Anong mali doon? Wala naman sila niluhuran. Makinig ka. Hindi ko tinanong kung inilabas sa Egypto. Nasagot nila sa glut, Brad. Mali yung sagot eh. Makinig ka. Huwag kang masyadong ano sa answer mo, wag masyadong aggressive, makinig ka sa tanong. Para mali, kasi kanina, tinuligsa mo yung rebulto namin kasi sabi mo, hindi yan mga totoo, ba't kami may mga rebulto na hindi naman yan totoo, mga, sabi mo pa nga, may itim, may puti, no? May, sabi mo yan eh, tinuligsa mo yung hugis, yung, yes, yes, yung, o ngayon, eh, paano ngayon, kung mabasa natin, yung bato mismo, kinilalang Diyos ng Israel, yung bato ha, kinilala ang Diyos ng Israel. Diyos ba ang bato ba ang Diyos? Hindi. Anong tanong doon? Anong tanong mo doon? Ay, hindi mo pala naulawaan eh. Anong tanong mo doon? Tinanong ba yung bato? Tinanong ba yung bato? Makinig ka para maunawaan mo. Tinuligsa mo yung mga rebulto. Sabi mo, hindi nyo nga sigurado. Makinig ka muna. Ano mo naman? Kabastos mo naman. Makinig ka muna ba? Kaya hindi mo naunawaan kasi sumasapaw ka. Kanina, tinuligsa mo yung mga rebulto namin. Sabi mo ba nga, iba-iba yung hugis, may payat, may itim. Nag-ano ka sa mga hugis ng bato. Oh, kaya sabi mo, hindi ang tunay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung mga Israel, kinilala nila yung bato na si Yahweh. Mali ba yung bato na si Yahweh? Bato ha, pero si Yahweh ang tingin ng mga Israel. Mali ba yun? Ang hugis na Yahweh pala ay bato nila. Mali yun o hindi? Ang tagal ng tanong po. Oo. Hindi po mali, kasi hindi naman sinamba yun, hindi naman niyukuran. Kasi yung batong yan, si Yahushua yun. Kung mabasa ko sa altar ni Yahweh, yung bato mismo, yung bato ang sinamba, yung bato? Yung bato mismo ang sinamba? Makinig ka muna. Word for word nun. Dahil walang mababasa. Bro, kaya nga sabi ko sa'yo kanina. Palasi yung sinabi mo na kami sumasamba kami sa bato. Palasi yung kasi hindi mo pa naman napapanayang sumasamba kami sa bato. Wala kaming aral na sambahin ang bato. Bro, sasagot na ako. Hindi na lumayo. Dito na lang sa yung mga hugis. Sasagutin ko muna 'yon. Brad, sandali lang. Sasagutin ko muna 'yon. Makinig ka muna po. Ako ng talata. Ang batong sumunod sa kanila kanina ba? Wow. Umuuna sa bayan. Talata, Brad. Marjando, ikaw muna, ikaw mag-release ako, Marjando. Ikaw mag-release kasi hindi niya ako naiintindihan eh. Ikaw mag-release, Marjando ah. Kanina, bro, tinuligsan niya mga rebulto natin kasi daw iba-ibang hugis. May itim, may payat, may ano pa yung mga yung itsura ng mga rebulto natin, tinuligsan niya. Kasi hindi raw yung totoo. May payat, may ganun. So ngayon, ang tanong ko Burjando, kasi mali pala yung kahit may rebulto ka diyan, kahit iba yung hugis, mali daw 'yon. Eh ngayon, yung mga Israel Burjando, ang Diyos nila ay bato. No, kinilala nila si Yahweh na bato. Mali ba yung gawain na yun na yung hugis, ibato pala si Yahweh? Mali ba yun o hindi? Katulad sa pagtuligsa mo sa mga rebulto namin na may payat, ang hugis, tinuligsa mo, yan ang point ko. Sa hugis muna tayo ngayon bro, kasi tinuligsa mo yung mga hugis eh. O ngayon dito ako sa kinilala ng mga Hudiyo, ang Diyos na si Yahweh. Kaya naman nun, Brad. Ano, objection po? Hindi mo ako pinasagot sa dami mong pinaliwanag. Hindi ba yun mali? Na kinilala yung mayroon silang Diyos na hugis ba to? Mali yun, hindi? Hindi mali na yung si Diyos na ba to? Ako sabi ko nga, ang Diyos na nagmamanifest. Pasagutin mo ako, Brad. Sige, magod ka natin sa atis na nalinawan na hindi pala ba to? Hindi pala mali, kahit anong hugis. Ang gusto ko lang marinig ba na hindi ba hindi wala kang mababasa sa mo ko saglit lang. So okay na sa iyo kahit anong hugis, hindi importante ang hugis. Okay na, okay ka na diyan. Hindi nagmamatter sa hugis.
Brad, hindi sinambal yung bato. Hindi sinambal, hindi nahuray. Kaya mamaya na yung samba. Darating tayo dyan. Ang gusto ko lang linawin. Gusto yung argumento ko doon. Aminin mo lang, hindi mali. Hindi mali kahit anong hugis. Kahit so, ano yun? Hindi mali. Dyan ay, hindi. Hindi mo maglalarawan ang Diyos eh. May talata ako mamaya. Ay, sige lang. Hindi, hindi. Sa hugis. Hindi mo maglalarawan ang Diyos. Hindi mo maglalarawan. Na hindi mali kahit anong hugis. Basta, kahit anong hugis. Nandaan mo na. Ano ba talaga yung ano mo ba rin sa kanya? Kasi, tinulisan diba, tinulisan niya kanina yung mga revolto natin ano ng mga hugis, ibang hugis. O so, mali daw yan kasi iba-ibang hugis. Ngayon, tanong ko sa kanya, gusto ko i-confirm, Brodendo, kung mali din ba yung ginawa ng mga Israel na yung Yahweh pala nila ay bato. May hugis na bato si Yahweh. So, ang sabi niya, hindi daw mali. O so, hindi mali. Ngayon, i-confirm ko, Brodendo, na hindi rin pala mali ang ginawa ng mga Katoliko kahit iba-ibang hugis. Wag lang sambahin ang revolto. Ayun, tama. Hindi pala mali. Kahit anong hugis, hindi mali. Tama, oh, wag luluhuran, wag yuyukuran, wag pagsisindihan, wag ano. Okay lang po 'yun. Nahanyan kami sa maraming bagay, sa ulap, okay, sa cloud. Oh, yes. Okay, salamat kapatid. Okay na. Okay na tayo diyan, wala nang issue sa ano, ah. Hindi na kami pwedeng makarinig mamaya ng iba't ibang hugis, ah. Wag luluhuran, wag luluhuran. Okay. Sige na, okay na, mamaya na 'yan ng Lord. Basta okay na, wag mo na kaming tuliksain about sa mga hugis diyan itim kasi ang mga Israel nga ay batong ang Yahweh. So wala na tayong problema diyan. Nagkamali ka na kanina, inamin mo na ngayon na okay lang pala 'yan. Okay, dito tayo ngayon. So paano pag may nabasa tayo sa harap ng rebulto ng Panginoon, harap ha, monumento ng Panginoon ay nag-alay ng pagsamba. Mali ba 'yan o hindi? Walang mali na mag-alay sa harap ng rebulto. Pero hindi mismo sa ribulto inaalay yun. Okay? Oh, bakit nagdita mo ba sa may aral ba kami na sa ribulto kami mag-alay? Kaya nga sabi ko siya, fallacy yan eh. Alam mo kung bakit sinasabi ko sa ribulto kami mag-alay? Alam niyo kung bakit? Basta katekisim niyo yan eh. Wait lang. Saan? Sa luluhod? Sa cross. Maghanap kayo ng cross. Luhuran nyo. O, sa cross talaga kayo lumuluhod. Kasi nung halingan yun, ang pagpapanggap ng ginagawa ng Katoliko. O, sige. Brodendo. Makibasa ka muna yung Philippus 3:9, Brodendo, sa magandang balita Biblia. May tanong ako dyan. Wait lang. Sige. Brother Junre, may lilinaw lang tayo dun sa sinabi niya. Dahil sabi niya kasi kanina na wag mag-alay sa revolto. Oh. Tapos hinanapan mo siya ng dokumento saan niya nabasa sa aral ng Katoliko na mag-alay sa revolto. Oh. Hindi niya nasagutin eh. Brother Rombo, sagutin mo muna 'yon. Saang aral ng Katoliko mo nabasa na mag-alay sa revolto? Yung pagsisilbi, ay Exodus. Bawal magsilbi. Yan ang tanong. Ang tanong, saan mo nabasa na turo sa Katoliko na mag-alay sa rebulto? Sorry ah, kung hindi ko mabasa sa katekisim nyo, kasi ano, kinulay yung oras ko kanina. Dahil nga, wala talaga yan bro, wala bro. Kasi, pakinggan mo ako muna saglit. Kung hindi ko mabasa ngayon, pero bigyan nyo ng ano, babala yung mga member nyong ginagawa yon na nag-aalay sa rebulto. Yung nagbibigay ng Basahin yung memory mo na huwag gawin yun, na mag-alay. Brodendo, basahin mo nga muna yung katesismo natin bro, yung kay Bishop Laramuro, para makita niya na hindi tayo inutusan na sambahin ng mag-alay sa revolto bro. Mayroon ka naman dyan, basahin mo. Iba yung nasa akin eh, do not worship the saints man yun eh. We do not worship the saints. Dito sa akin, hindi nga kami pinapahalik sa rebulto na tingin mo dyan sa rebulto ay Diyos eh. Dito sa akin, mayroon ako niyan. Kung gusto mo, basahan kita. Ngayon, kung hindi ka makahanap na katesismo, so, ibig sabihin, may bintang ka lang. Alam mo, parang wala nang way para magsagot sa'yo, no? Parang ikaw na lang nagsasalita. Sana maobserbahan niyo po yun. Ganyan ka rin eh.
Wait lang. Inaantay kasi kitang matapos. Eh, hindi ka na natapos kasi masabat na ako. O, ngayon. Sige, next question na ako. Eh, kung mabasa natin sa harap ng revolto, may ginagawang pagsamba. Mali ba yan? Hindi. Hindi na nga mali para sa akin. Sa una pa lang, sinabi ko na may mga... Hindi ako para. Nga, nananalangin ako sa harap ng litrato ng kamag-anak ko eh. Kasi nasa harapan ko yun. Ilang kwarto ko eh. Pero hindi dahil dun sa inyo kasi, nasa katekisim nyo, pagbangon sa barneg, humanap kayo ng cross, doon kayo manalangin. Basahin nyo sa akin. Pagsamba. Pagsamba ba yan, bro? Hindi, ang punto namin, kasi ang ikaw hindi Ka-convince, hindi ka palagi na pwede magsamba sa harap ng ribulto. Yan ang ginagawa ng Katoliko eh. Hindi naman kami nagsumasamba sa ribulto. Sa ribulto sinabi ang katekisim nyo, Brad. Asan nga? Basahin mo. Puro ka na puro katikisim. Hindi mo nga. Panoorin mo na lang yung Panoorin mo na lang yung... Huwag kang makutos. Mawalang galang na po. Parang hindi tayo nagkakaunawaan. Sandali lang po. Sandali lang. Mga kapatid. Parang hindi na tayo nagkakaunawaan nito. Sa pawan tayo nang sa pawan. Paki-ano lang po, paki-order lang po ng ating mga sarili no kasi napaka hindi na po maganda. Eh ano lang po, wag tayong sabayan no. Meron naman kasing time. Romel? Yes, Barrier Tata. Oh, pag may time pa, pwede pa ako magtanong tapos si Brother John Ray. Wrap up na lang ako 2 minutes bro Romel para ibigay ko na sa iba. Ano 'yun na 'yan, Brother John Ray? Wrap up na lang ako ng mga 2 minutes. Magra-wrap up. O sige. Brother Mark Umbao, hindi na daw magtatanong si Brother John Ray, magra-wrap up na lang sa in 2 minutes. Bibigyan ko sa ng time. Okay, 2 minutes and when you start talking, so your time also will start. Yes, salamat. No, so malinaw na mga kapuntos, ang taong ito, puro salita, wala namang ebidensya. Hindi pwede yung ganun. No? Huwag mo kaming utusan na pakingpatingnan mo na lang, mali 'yon. Pag pumasok ka sa debatehan o talakayan, magpakita ka para naman lumabas na tama ka. Kasi pag ang ganyang style, maritis yun eh. Nakiusok naman sa pagkamaritis mo. Ngayon, tinuligsan niya yung mga hugis natin. Hugis nyo, mali yan kasi may itim, hindi naman kasugurado na maitim talaga yun, may mataba, may payat. Tinanong natin, mali ba yung kinilala ng Israel yung bato si Yahweh? Hindi raw mali. So hindi pala mali ang maglagay ng hugis dyan. Sabi niya, hindi mali. So ang mali pa lang utak mo kasi ang sa tingin mo sumasamba na kami doon sa mga ribulto. Kaya hinanapan ka namin ngayon na saan yung ebidensya mo na inuruan kami na sambahin yung ribulto bilang Diyos. Wala. Basahin daw sa puntahan. Hindi mali, mali ang ganyan kapatid, no? Kaya kami dito pag kami naglabas ng kami nagtanong with evidence yan. Papakitaan ka namin sa katutak. With evidence kami kasi hindi kami marites. In ang punto katotohanan, sabi mo nga kanina eh, sambahin sa katotohanan ang Diyos. So isa to sa katotohanan na mayroon talagang ribulto. Hindi ka against na sa harap para ng ribulto, pwede pa lang magsamba sa harap ng ribulto. Tapos tuligsa ka sa amin na nagsasamba kami sa Diyos sa harap ng ribulto. Hindi naman namin sinasamba yung ribulto. Sa Diyos kami sumasamba, pero yung may ribulto kami kasi yan naman ang nakalagay sa Biblia. Hindi ka nga against eh. 'Di ba? O so ang pinakapunto ko lang punto dito mga kapuntos na hindi mali na mayroon tayong iba't ibang hugis ng larawan diyan. Kasi ang Israel, ang Diyos nila bato. Si Yahweh bato. Kaya kung maghanap ka sa akin ng talata, bigyan kita sang katutak. Pero hindi ko ibibigay yan para ikaw mag-search. Hanapin mo yan sa Biblia, gasaan mo yan makikita. Time. So, salamat. Okay, thank you so much Brother John Ray sa iyo pong na ambag ngayon sa pagtatanong at sa iyong 2 minutes no. And Brother Mark. Hello Brother Mark. Brother Mark Umbao. Sige, tanong lang kayo. Okay na po ba? Yes, tanong lang kayo. Okay. Ah Brother Ta, pasensya na po Brother Ta. Meron lang po ako kasing ako muna magtatanong. Meron ako kasing naalala na itatanong kaunting tanong lang ito Brother Mark no. My first question, dahil ewan ko lang kung ito'y tatanggapin mo. Sinabi mo kanina na sinasamba ang ribulto ni Yahushua or let us say, sinasamba ang ribulto ni Jesus. Tama po ba yung sinabi mo? Ang sinabi ko,
yung rebulto nyo, ipinapalagay nyo, guni-guni nyo. Hindi, sandali bro, sandali bro, sandali. Hindi yan. Nililista ko while you're talking, sabi mo, sinasamba ng Katoliko ang rebulto ni Yahushua. Aaminin mo ba yun na sinabi mong sinasamba ng Katoliko ang rebulto ni Yahushua? Oo, sinasamba. Kasi lumuluhod sa harapan eh. Doon siya mismo, nakatingin siya doon sa rebulto, niluluhuran, at pinagsisilbihan. Sandali lang, bro, bro. Yung tanong ko ba? Yung nasagot ko. Yes, kaya yun ang patunay ko kaya ko nasabing sinasamba. Okay, to make it clear, sorry ha, to make it clear na yung sinabi mong sinasamba si ang rebulto ni Yahushua ay sinabi mo talaga. Sinabi ko okay, okay, sinasamba okay. Nila. Okay, no, thank you. Oo. Okay. So my next question is dahil you are pointing in the Catholic na sinasamba ang rebulto ni Yahushua which is the rebulto ni Jesus. Saan mo ba nabasa na sinasamba ng Katoliko ang rebulto ni Jesus? Saan ko nabasa? Hindi ko pa nabasa. Hindi ko kailangan basahin. Nakikita ko. Actual. Nakaluhod kayo. Nananalangin kayo. Kay Mary nga, nananalangin kayo eh. Ano yun? Hail Mary. Diba? Yung prayer nyo. Obvious na nakatingin kay Mary, tapos nananalangin kay Mary, sa Diyos pa, kay Yahushua, nananalangin. Saan mo naman manalangin ng walang santo, di ba? Kami, nananalangin kami. Nakapikit kami. Next question. Spiritual katotohanan. Next question po, kapatid. Romel. Bro, sandali bro. May papollow up lang ko, sandali lang. Wait lang. May lilinawin lang ako muna sa kanya. Ano ba talagang tinitira mo sa amin, umbaw, yung aral talaga namin? Kasi wala kang may pakita. Kayo nakapinapabidi siya, wala kang may pakita eh. Magpapollow up nga ako bro, sana, so, sa tanong. Ito nitin ako sa turo ng Katoliko para maging malinaw. Yung pagsasamba nyo sa rebulto, tinatago nyo sa salitang ginagalang at pagsisilbe. Doon nyo tinatago yung salitang pagsamba. Kasi yung paglumukod ka na sa isang rebulto, sa kasi wala, ito nga eh, hamon ko nga to sa lahat ng magagaling na defender ng Katoliko. Yan mo ako na magsasalata na yung mismong imahe o rebulto ang kailan nilo, yung batong sinasabi niya kanina. You're more diba? Than 20 seconds of answering, bro. Okay. So, pwede na ba ako makapag-follow up? Yes, tanong. 20 seconds sa pagsagot, di sumagot. Okay, magpa-follow up muna ako, bro, dyan doon. Kasi, he firmly accept na sinabi niya na ang rebulto ni Yahushua ay sinasamba ng mga Katoliko. Okay. At sinabi niya, tinanong ko sa kung saan mababasa at sabi niya wala daw mababasa. Okay. So ngayon, dadako naman tayo ngayon dito sa sinabi mo kanina kasi na yung pagluhod no sa rebulto ay ibig sabihin pagsasamba. Tanong kasi Brother Mark Umbaw, may nakita ka na bang Katoliko nakaluhod sa rebulto? Maraming beses na. Ikit sa tuhod yan. Oh, bro, yun nga. Okay, maraming beses na. Okay. Follow-up question. Maraming beses mo nang nakita. Meron ka bang maipapakita kahit isa lang? Manood lang kay Eli Soriano, ang dami niyang video eh. Masipag mag-copy ng ano yun, yung video. Tsaka sila ano? Excuse me, brother dyan daw. Pamagitan ka muna. Ang tanong ko, meron bang maipapakita kahit isa lang? Meron o wala? Meron o wala? Ngayon wala. Wala, okay, thank you. Yun lang. Yun lang, okay. Naghanda ka ba dito o wala? Ang patutunayan ko, yung nakasulat sa script. Okay. Eh, mundaldal, wala ka ba ebidensya ni isa man eh. Puro ka lang opinion pinapakita mo eh. Meron akong last question, bro. Mag-play ako, sandali. Mapanoorin nyo ah, sandali. U-open ko yung cam ko, bubuksan ko yung laptop ko. Wait lang, panoorin natin. Kung mag-enjoy ko sa makikita nyo. You only have 20 seconds, bro. Ano ah? Again ah, you only 20 seconds lang. Babalikan ko yung video, sandali. Sige. Gusto nyo pala ng video niya ng mga kalapastangan na ginagawa ng Katoliko. Sige, sandali. Oh, i-play mo yung video ni Brother Eli Soriano ha, which is biased yes, naman. Katisismo dapat. Katisismo. Tangi. No. Kasi katisismo, sinabi niyo rin yan. Lumuluhod kayo. Katisismo dapat nilang kasi yun ang aral namin. Oy, Umbaw. Self-serve yung ginagawa mo. Anti-Catholic ka. Tapos ang resource mo, anti-Catholic din. Dapat ang resource mo, aral talaga namin, hindi yung anti-Catholic. Kahit ano man ang suno, kahit ano man ang rejendo, bakit pa
yung ano, yung putos ng bulad man lang na may nakalagay doon. Tanggapin totoo ba yung katipisim na sinasabi nyo, pagbangon sa banig, umarap sa cross at manalangin, at sa banal na larawan at manalangin? Yung banal na larawan, marami yan ha? General lang magkakalagay. Manalangin ba? Ha? Manalangin na nakalagay doon? Oo. Sumamba yata. Basahin nyo. Saan? Saan babasahin? Yung katikisim nyo na... Saan? Anong katikisim? Ano? Katikisim ng Catholic Church? Katikisim ng Philippine Catholic? Saan? Oh. Sa sunod kapatid. Saan katikisim, Brother Mark? Basahin ko dito. Saan? Saan naman ang ebidensya mo? Hindi yung puro laway lang ang... Sige, panoorin natin. Kasi sila may ebidensya sila eh. Saan sila? Sinong sila? Alam mo nga, ito nga yung problema sa inyo. Kapag hindi na ipakita sa inyo, ayaw nyo umamin. Saka lang kayo aamin. Pag naiharap sa inyo yung ebidensya. Pero bro, alam ba yung dami na nakapanood nun? Bro, ano ba? Ipakita natin. Humbo! Ipakita mo, brother, yung original. Brother Jando, yung original na sinasabi niya. Sige. Ipakita natin. Ayan. Sa munting katesismo, ito yung tutukoy niya. Yes. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang maniklohod sa harap ng isang cross o isang mahal na larawan. Mangyari ang tanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad. Hindi sa ribulto ha? Magdasal ka ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad. Hindi sa ribulto. Sa Diyos Ama, ay hihingi ka na pananampalataya. Sampu ng pag-aalaala nang di mo siya malimutan. Sa Diyos Anak ay darain ka ng pananalig at pati man naman ng bait ng ikakikilala mo sa kanya. Sabi dito, sa Diyos Anak ay darain ka ng pananalig, hindi sa ribulto. Pwede na sumagot? 20 seconds? Brother, sanin ka doon sa Diyos? Patagutin niyo ako, Brad. Tanong yan, di ba? Ah, si Brother ano, Brother Romel Palma. Yes, bro. Brother Mark, sandali, hindi ko naririnig. Tapat sa harap, bro. Manalangin sa harap. Sabi, magsamba daw, Romel. Saan yung magsamba? Wala ko na kung gusto. Basahin mo ulit, Brad. Ulit ko. Sige, basahin ko yung buo. Yung pagluhod. Yes, yung pagluhod. Sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o isang... Correct. Yun, sa pool. Brenda? Teka, babalik. Nag-feedback. Bro, Jando? Wala kaya yata, bro. Mukhang nagbumabalik yung boses ko eh. Ah, nag-e-echo. Ganon din sa akin, bro. Nag-e-echo din. Sa akin, wala. Oh, hello. Mukhang bumabalik kasi eh. Bro, pagkatapos ni Bro Tata, ako ha, magtatanong ko. Meron pa akong last question, bro. Ayun dyan, hindi ko pa niya naitanong yung last question ko. Okay. Okay na ba? Brother Mark Umbaw? Pwede na ba ako makapag last question? Pwede, tanong lang. Magtatanong ako. Okay. Ano yan, Brother Jando? Meron kang sasabihin? Wait lang, William, bakit nag-feedback? Parang may naka-loudspeaker na bumabalik yung boses. Naka-loudspeaker? Hindi ako naka-loudspeaker. Brother Aljan? Yes, ready ako, ready. Okay na. Okay na ba? Bro, Jando? Bukang bumabalik-balik yung boses, bro. Sa akin, okay naman dito. Okay sa akin. Walang problema dito. Yung audio natin na naririnig sa live, sa akin yung nanggagaling, hindi yung nag-fading. Wala yung echo. Okay na bro, okay na. Okay, sige. Ito yung aking last question no, Brother Mark Umbaw. Since you mentioned that the Roman Catholic is the prototype ng babaeng harlot, no? Sabi mo niyo na nababasa sa Bible. Saan mo mababasa sa Bible na sinasabi na yung Roman Catholic ay prototype ng babaeng harlot? Brother Mark. Nandiyan ka pa ba? Yes. Ah. Ah,
Pakisagot ng tanong, bro. Pwede po pakit, ano lang, post lang yung time kasi andito sa bandang baba yung verse eh. Sandali ah. Ha? Ayun, ito mo. Nakita ko na pala. Okay. Basahan ko ah, ha? Sige. Oh, kasi yung harlot, ano yan eh, patotot, ibig sabihin niya, nangangalo niya yan eh. Oo. Ito sabi sa Jeremiah 3:9. Ito'y hindi niya ikinahiya, bagkos ay dinumihan ang lupain ng mga lunya siya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga bato at punong kahoy. Yun. Okay, follow-up question. Yan bang ginamit mong talata ay tumutukoy, nababanggit ba yan dyan yung Roman Catholic? Ah, wala pa yung pangalan ng Katoliko. Oh, hindi thank nababanggit. You. Safe. Pero, okay, thank you, safe. Sumasamba sila sa gawa ng kamay. Yes. Yun, okay. Inang-inang... Yun ang pagano at may tatlong Diyos, may tatlong ganap na Diyos na sinasamba. Yun ang pagano. Okay, yun yung pagano. Follow-up question. Yun yung pagano sa... Yun ang harlot, yung mother of harlot. Okay, okay. Yun yung harlot, patutot, nangangalun niya. Walang isang karelasyon, maraming karelasyon. Okay, okay. Thank you. Okay, follow-up dyan. Dahil sinabi mo, yun yung pagano na sumasamba, yung tinutukoy na babaeng harlot. Saan dyan yung sinasabi na yan ay tumutukoy o yan talaga ay Catholic? Ang linaw ng talata, kasi sumasamba kayo eh, lumuluhod kayo, sabi, wag lumuhod sa ribulto, kayo lumuluhod, kaya nangangalunya kayo. Tapos may tatlo kayong ganap na Diyos na sinasamba. Ngayon, kung ihanap yung pangalan na Katoliko, eh di sana, nagpalit kayo ng pangalan Katoliko, nilagay sa Bible yan, di ba, hindi na ilalagay yung pangalan Katoliko. Kung yan ay nakasulat sa scripture, natural, hindi. Okay, pero next question. Next question, okay. Sabi mo kasi, dahil you are judging, lumuluhod, sabi mo kanina, hindi lahat ng pagluhod ay nangangalo na pagsamba. Pero ngayon, para sa iyo, kapag nakaluhod naman ay pagsamba. Then I asked you before na saan, meron ka bang nakitang Katoliko na nakaluhod sa ribulto? Sabi mo meron. Eh, wala ka namang naipakita and wala ka namang talaga maipapakita na may Katoliko na nakaluhod sa ribulto. Dahil imposible naman naluluhodan yung ribulto. Baka maano yan, baka sumakit yung tuhod mo sa kaluluhod yan sa ribultong yan. Now, pwede na sumagot? Hindi pa nga ako nagtatanong, sasagot ka na? Oh, sige, tanong nyo. Okay. So now, ang tanong. Babalikan ko itong sinabi mo para mas klaro. Itong pagluhod o pagpapatira pa, sabi mo kasi, intent to God ay, yun ay mali. Pero kung ang pagluhod sa harap ng kahit ano, kahit imahin man yan, nang kung ano-ano na wala ka namang intend na sambahin yan, ang sasambahin mo ay Diyos, masama ba yun o hindi? Masama. Kasi wala naman sinabi doon na ano eh, sinabi sa ano, yung gumawa at lumuhod. Okay. Malinaw yung verses. Tapos ito, balikan mo yung sasabi mo, walang Katoliko, wala akong Katoliko mapakita sa inyo. Katikisin nyo na nga nagsasabi, pagbangon nyo, ha, humarap kayo okay, sa... Okay, next question. Okay. Nga eh. Okay, dahil sabi mo kasi nung karaan ng pag-uusap natin, unlimited naman itong tanong question nito, binabalik mo naman na merong mababasa sa katekismo. Babalikan kita. Ipakita mo yung talata, bro. Maipapakita mo ba talaga na merong katekismo nagsasabing ganyan? Binasa niyo na nga, Brad. Alam hindi mo, namin hindi namin binasa, bro. Sandali, excuse lang. Sandali. Hindi mo binasa, wala dong nababasa na sinasamba yung ribulto. Yung stand mo kasi sinasamba yung ribulto. Saan doon? Romel, basahin ko na lang kaya. Para o sige, basahin mo ulit. Hindi nyo naunawaan. Pakibasa, bro, dyan do. O, basahin ko ha kung meron mga pagsamba ha, sa ribulto. Samba sa ribulto, tingnan natin. Bro, Gando, habang nababasa ka, wag mong iyon ang mic niya kasi nagsasalita siya habang nababasa ka eh. Sumasapaw siya. Oh, sige. Ito ha, babasahin ko, tingnan natin na kung mayroon bang pagsamba sa ribulto. Tingnan ninyo, pakinggan niyo mabuti. Para malaman niyo itong si ano, Mark Umbaw, dito nagsaliksik muna bago humarap. Ito, basahin ko muna ha. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad. So magdadasal ka sa Santissima Trinidad, hindi sa ribulto. Sa Diyos Ama ay hihingi ka ng pananampalataya, sampu ng pag-aalaala nang di mo siya malimutan. Saan?
sa Diyos Ama, hindi sa ribulto. Sa Diyos Anak ay darain ka ng pananalig at pati pa naman ng bait na ikakikilala mo sa, o yan na, sa Diyos Anak, hindi sa ribulto. Ikakikilala mo sa Kanya. Sa Diyos Espiritu ay manalangin ka, hindi sa ribulto, sa Diyos Espiritu Santo. Ay manalangin ka ng pagkaibig mo sa Diyos at sa kapwa mo tao at ng kasihan ka naman niya ng kanyang mahal na biyaya. Sa ating Panginoong Santa Maria, magdasal ka ng isang Aba Ginoong Maria at ang isusul mo dito ay dalawang ama namin. Ang isa'y sa anghel na ikalagyo mo at ang isa'y sa pagsisisi mo sa Diyos. Pakapuri-purihin ka at pasalamatang walang hanggan, Panginoon kong Diyos ng lahat ng gawa mo. Sa dahilan sa di mabilang na mga kaloob ng mga awa mo sa akin at ako naman di man dapat nakikisama sa kanila dito sa pagpapasalamat at bukod sa ako'y isinapit mong mabuhay dito sa araw na ito ay ginawa mo akong iminukha sa iyo at ako na may inalila mo hanggang ngayon at tinubos mo ng dugo mong mahal, 10 tinawad mo't pinapaging dapat magsilbi sa iyo. Sino pagsisilbihan? Yung nag-alay ng dugo. Hindi yan ribulto. Inihahain ko sa iyo. Yan na, ang pinagsisilbihan na, yung nagbigay ng dugo, hindi ang ribulto. Panginoon ko ang aking kaluluwa. At ang katawan ko naman ng lahat na sangkap na ikinararamdam niya at ang lahat ng ari-arian ko pati na ipinagkaloob mo sa akin hanggang buhay. Inahahain ko naman sa iyo ang aking mga panimdim, mga wika at mga gawa, 10 mga hirap ko at mga sakuna at mga sakit na ipinakikisama ko, ipinakikilangkap sa di mabilang na hirap na dalita mo, Panginoon kong Hesukristo, sa iyong mahal na pasyon. Asan dyan yung sinasabi ng Mark Umbao na magsamba sa ribulto? Binasa yung pagluhod sa harapan ng banal na larawan at sa cross at yung pagpanalangin kay Maria. Ano yun? Paraan, ano, gesture yun ng pag-worship. Kung hindi nyo naiintindihan yan, ang nilinaw sa'yo, nasaan yung sinasabi mo dito na aral ng Katoliko ayon sa Katisismo na sinasamba ang ribulto? Nakakatawa ka, bro. Nakakatawa ka. Yung pagluhod sa cross at sa banal na larawan at pagpanalangin kay Maria. Mandaraya ang diablo. Matago yan. Hindi yan ang tanong. Mute ko nga ito. Hindi nakikinig eh. Ang tanong, malinaw. Binasa ko ang buong pahina. Nasaan dito ang sinasabi mo na ayon sa naturang katisismo, sinasamba ang ribulto? Yung pagluhod sa cross at pag... Hindi tinatanong yung pagluhod. Yun yung pagsalangin. Yun yung pagluhod. Yun yung nasa Exodus 24. Hindi ko tinatanong yung pagluhod. Huwag kang masyadong bingi. Huwag kang bingi-bingihan ha. Hindi ko tinatanong ang pagluhod. Ang tinatanong ko, sabi mo, ayon sa katisismong ito, sinasamba ang ribulto. Bakit wala akong nabasa dito? Kasi hindi mulat ang mata, spiritual, mata niyang mata, spiritual yung mata, hindi bukas. Wala, walang ebidensya, walang ebidensya. Bawal Exodus 24. Next question na lang. Next question na lang. Dahil walang ebidensya. 25 yun, bro. 29 pala. Sorry, 29. Tsaka dito, Deuteronomy 5 to 9. Next question na lang. Puro siya self-interpretation. Walang ebidensya. Okay. Go ahead, bro. Okay, last question. Saan mo mababasa sa Biblia, Brother Umbao, na ang pagluhod ay pagsamba? Ito Exodus 29, Deuteronomy 5:9, tsaka Exodus, ito. Basahin muna natin, Brother Jundo. Exodus 29 daw. Pagluhod, pagsamba yan, ha? Okay. Sige. Exodus 29. Anong verse? 20 verse 9? Exodus 29:4.
Ah, 29-4 daw. Sige. Hanggang 5. 24 hanggang 5. Isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at maligo sila roon. Isuot mo sa kanya ang mahabang panloob na kasuotan, ang damit bago ang efod at ang pektoral, saka itali ang pamigkis ng efod. Saan dyan yung sinasabi na paglutpag samba? Tama, tama. Wait, saan, pa, saan? Brother Mark Umbao, saan doon na sinabi yung paglutpag at pagsamba? Deuteronomy na lang, 5-9. Oh, sige, Deuteronomy, pagbigyan, 5-9. 5 na naman tayo, brother, dyan doon. 5-9. Sabi ko na nga, hindi naghanda to eh. Naging itipaklong. Masyado. Mali, eto, mali, bro. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyon Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat asalin lahi. Oh, yan ba yung yan ba ibig mong sabihin? Yes, yes. Mm-hmm. Hindi okay. Mo word forward yan, pero okay. Gago. Yung tanong ko, bro, alam mo ba? Alam mo ba talaga yung ibig sabihin ng Deuteronomy 5:9? Alam na alam. Oh, alam na alam. Alam na alam. Ano yung nakasulat diyan, bro, sa original text niyan? Testahavi o kara? Ang nakasulat dito, hindi, sa original. I am asking the original. Testahavi o kara? Hindi dito. Testahavi o kara? Ano, nakonsulta ko noon, hindi ko lang kabisado. Hindi, pero tumagot ka lang. Magpipili ka lang sa dalawa. Testahavi o kara? This is categorical question. You must answer my question categorically. Testahavi o kara? Hindi ko kabisado eh. Testahavi o kara? Pero sagutin mo muna. Testahavi o kara? Hindi ko kabisado, pero nabasa ko na yan. Hindi, okay, hindi mo kabisado, pero ginagamit mo na, that you are saying that all na pagluhod ay pagsamba. Testahabi ba o karang nakasulat? Sagutin mo muna. Brother Romel, wait lang. Wait lang. Tumahimik ka muna, Mark Umbao. Ipaliwanag mo muna, Brother Romel, ano yung Testahabi o karang? Ano yun? Eh, kapag pinalawanag ko, bro, baka sasabihin niya, makakapagpili sa dyan, bro. Kailangan may banggit niya muna, testahabi ba o karang, para bago ko ipaliwanag. Bro, Hindi niya alam yung Hebrew eh. Bak mas maganda paliwanag mo muna. Okay. Ano sabi? Sabi ano, niya ano ba diyan do? Sabi ni Umbao, sabi ni Umbao, alam doon niya. Tama oh. Si Bro Romel, pasagutin niya, alam niya eh. Oo. Alam niya, sinabi niya 'yon, alam niya. Alam niya daw eh. Oh. Yes bro, narinig ko, alam niya daw. First question ko 'yan. Okay. First question ko bago ko nag-follow up. Yung tanong, kaya alam mo pala eh. Testahabi o kara? Ano 'yung tinatanong mo? Sorry. Sige. Ano 'yung tanong mo? Okay. Dahil yung aking premise question, yung paunang question ko sa iyo kung alam mo ba yung Exodus chapter 5 verse 9, no? Nauunawaan mo ba? Sabi mo oo, nauunawaan mo. Kaya tinanong kita ngayon sa original text na 'yan. Ano yung nakasulat diyan? Testahave o kara? Alin ba 'yun? Tinutukoy ba 'yung pagluhod? Hindi your time is not to ask me question. Your time is to answer my question. Na-check ko na 'yan. Hindi lang ako nagkakabisa pero na-consulta ko na 'yan sa ano, sa Strong Concordance. Exactly yung meaning. Wala problema. Okay, okay bro. Brother Jando, titigil lang ko sa diyan. Hindi niya nasagot yung testahabi o kara. Okay na ko doon. Okay na ko, wala lang akong tanong. Hindi niya nasagot. 5-9. Wait lang. Na-consulta ko 'yan. Wala namang difference. Okay na bro, ibigay na bro sa iba bro. Bro Jando, ibigay na kay bro Tata. Nagpasikat lang kayo. Oo. Oo. O sisikatin ka namin bro, sige. Ikaw ang pasikat. Okay, ikaw ang pasikat, alam mo, pero hindi mo pala alam. Sabi namin sa'yo, alam ko yan, nakonsulta ko ko ng kabisado. Pero, kahit kasi kami, kapag nakipagtalakayan kami, prepared kami, pati Hebrew, inuusisa namin yan. Bro, excuse, bro, pala yung pagsalita kay Bad Mark. Bao? Si Angel? O, si Brother Angel, si Brother Tata pa, magtatanong daw. Sige, sa kanila na. Brother Jando. Sana si Brother Jando. Bro, hindi ka naririnig, bro. Jando. O, sige, hindi pala ako naririnig pala. No? Minute ko siya kasi nakakaano siya eh. Nagsasayita si Junis, sinasabayan niya eh. Okay. Next, ang tatanong naman ngayon, si Brother Tata. Brother Tata? Brother Tata Rosal? Nawala si Brother Tata. Wait lang. Nawala nga si Brother Tata.
Okay, de, wala si Brad Tata. Brother Angel na lang muna. Brother Angel, go ahead. Brother Mark, nandiyan ka pa? Yes, andito. Hello po. Okay po. Salamat. Okay, confirm ko lang, no? Iko-confirm ko lang bago tayo dumako dun sa images. Ikaw po ba ay nag-aral ng theology para maging proper interpretation ng Biblia ang binabasa mo? Or nagbasa ka lang? Dalawa, you choose. Nagbasa lang kasi o nag-aral ka na? Sandali lang po, hindi pa po. Nasagot ko na, Brad. Sinasagot ko na. Sariling aral kasi nag-umaasa ako sa Holy Spirit, hindi sa karunungan ng sanlibutan. Okay, tuloy ang tanong. Self-interpretation. Okay, now. Okay, dito na po tayo sa sacred... dito na po tayo sa pagluhod na sinasabi mo, no? Kanina nabanggit mo, tama po ba 'yon? Sabi mo, ako lumuluhod ako sa harap ng larawan ng girlfriend ko. Tama po ba 'yon kanina? Nananalangin ako, kasi nakadapa ako pag nananalangin eh. Nakadapa ako, may picture yung kamag-anak ko sa harapan ko, may aso pa nga silang kasama, may kamag-anak. Nakaluhod ako doon dahil wala akong choice, dahil pwesto na pwede akong manalangin. Pero hindi ko ina-address, hindi katulad sa katikisim nyo, utos sa inyo, pagising sa umaga, humarap kayo. Saan? Sa ribulto at manalangin kayo. Di ba? Wala. Kay Mary pa, inutos sa manalangin kayo. Teka. Yun yung katikisim. Brother Angel, wag muna ha. Mark Umbaw, ikaw sinungaling ka talaga. Binasa ko yan. Wala yung sinasayang manalangin kayo sa ribulto eh. Huwag kang magsinungaling sa programang ito. Binasa ko yung buo kanina. Ang sabi doon, manalangin sa Santissima Trinidad, sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Wala namang manalangin sa ribulto. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan sa programang ito, ha. Brother Mark Umbaw, hindi lang po eh. Hindi lang po nag-iisip mo ganyan. Sige. I-post niyo yung screenshot ko, yung pinaka-actual na binabasa niyo. I-screenshot ko, papakita ko sa inyo na malaking pandaraya at pangtatago ng Diablo yung ginagawa nyo sa katikisim. Kailangan pang humarap sa cross para manalangin sa Trinity? Tama ba yun? Kasi pandaraya ng Diablo yan. Wait lang. Mahimik ka nga. Pag sinabi ko wait lang, tahimik ka agad. No? Binasa ko na yung buo kanina. Walang nakalagay doon manalangin sa ribulto. Pinipil ko pa rin. Brother Angel, question mo. Go ahead. Okay, so napakalinaw po noon. Sabi niya kanina, humaharap siya sa larawan ng girlfriend niya. At sabi niya, dapat nasa scriptures. Sa scriptures po ba, sa Biblia, saan ka dapat ba humarap pagka ikaw ay mananalangin ayon sa Biblia? Walang kailangan humarap. Kumikit ka sa manalangin ka ng sa espiritu at katotohanan. 'Yun ang instruction. Hindi kailangan humarap ka sa ribulto, lalo kung yung ribulto mo huwad. Lalo pag ang ribulto niyo huwad. Okay? Mangilabot kayo na yung hinahalikan na paayan na 'yan, yung niyuyukuran yung 'yan ay hindi 'yan ang totoong muka ng kapahayagan ng Diyos sa laman. Mangilabot kayo. Ulitin ko po yung tanong lang, no? Ulitin natin. Sabi mo kasi mali eh. Mali ang lumuhod sa harap ng larawan at magdasal. Sabi mo mali, oh. Ikaw nagsabi mali. Kailangan pag may mali, may tama. So, tama nga, ayon sa Biblia, saan ka dapat nga humarap? Ikaw humaharap ka sa girlfriend mo at may asong, sabi mo yung pamilya mong may hawak na aso, doon ka nagdadasal. Alin ba talaga ang tama? Kasi sa banal na larawan, hindi tama. Pero ikaw, nagdadasal sa harap ng kung saan-saan. So, saan ba talaga? Ayon sa Biblia, para may malinaw kang namang maibigay. Kanina ka pa eh. Pati nga yung mga Biblia talatang binibigay mo, mali-mali. Mali-mali ka magsalita. Puro ka husga. Ngayon, bigyan mo ng konting... Sabi mo ng opinion, kuya. Hindi opinion yun. Kaya nga binibigay. Sagutin ko na. Tatanong ka, brad. Sagutin ko na yung tanong mo. Huwag mong pala. Mahimik mo na, Mark Umbaw. Nagsasalita eh. Masyado kang Kanina ka pa. Saan pa dapat nga humarap? Karanta ka eh. Hindi ka naganda kasi. Problema mo na ngayon yan.
Sasalita pa, wag mo muna sabayan. Governor Angel. Saan ka nga dapat humarap? May mababasa ka kung saan dapat na humarap? Meron o wala? Okay, kategorical lang po ha, please. Kategorical. Saan ako dapat humarap? Basa po wala. Saan ako dapat humarap, Brad? Okay na, sagutin ko na po. Ayon sa Biblia po ha, sabi mo dapat nasa scriptures. Lahat na sinasabi natin, sabi mo nagbasa ka lang. Eh sabi mo Espiritu Santo at nasa scriptures. Lagi mong binabanggit, wala sa scriptures eh. Okay. Saan sa scriptures? Sagot na ako. Akala ko ba sasagutin ko kayo? Saan dapat nakaharap? Oo, oh, pag nagdadasal. Saan dapat bro, nakaharap? Si Yahushua na nanalangin, tumingala. Okay? Tumingala. Merong panalangin, nakadapa. Okay? Sa scripture yan, kung isa-isahin ko yan, hahanapin ko, maubos sa oras ko, no? Merong nananalangin, nakaluhod. Okay? Ngayon, importante, hindi sa harapan ng ribulto. Okay? Hindi mo pwedeng gamitan, walang gamit, walang sa pagpananalangin, pagsamba, walang kagamitan para makapagsamba ka. Walang ganun. Guni-guni lang ng Katoliko yun na kaya may kagamitan para makapagsamba. Kalukuhan yun. Guni-guni yun. Kung hindi nga, clarification, Brad Jando, hindi nga sinasagot ang tanong, saan ba dapat kasi sa Biblia, napakarami mong mababasa, si Josue, nakaharap sa kerubin, sa kabanantipa, nagpatira pa, tapos tinawag niya si Joshua, hindi naman si kerubin. So, kasi minamali mo ang aral, dapat pag minamali, may tama, dapat specific po yung ano eh. Saan ba dapat? Kasi ikaw naman, kung saan ka humaharap ka mo eh. Specific mo para mas malinaw sa mga manonood, bro. Saan ba dapat? Meron bang nakalagay na saan dapat nakaharap o wala? Ayun, ang magandang sagot at tanong, wala. Walang specific na dapat hang umarap ka. Walang utos sa scripture yan eh. Tama yung tanong mo, Brad, ha? Sinundan okay. Ko ito, kategori ko yan, ha? Wala. Wala sa scripture na dapat umarap ka sa ganito, lumuhod ka sa ganito, wala. May mga ibang, yung iba, si Yahushua, tumitingala, may iba, nakadapa, iba, lumuluhod. Wala kasi kasalanan niya, intentionally, dun ka sa ribulto, sabi ng katekisim nyo, umarap ka sa banal na larawan, doon ka mamanalangin doon sa Trinity nyo. O yun, di ba? Ganun na pagkakasabi, no? Mananalangin sa Trinity nyo, pero humarap kayo saan? Sa banal na larawan at sa cross. Yun yung pinagbabawal kasi nagpapanggap na, ano yan eh, anghel ng liwanag, ang Diablo. Hindi nyo mahalata agad yan kung wala kayong Espiritu Santo. Hindi nyo mahalata yan. Nagtatago yan eh. Nagpapanggap yan. Mandaraya ang Diablo. May bababasa ka sa Biblia na si Mark Umbaw ay dapat paniwalaan? Meron o wala? Yung pangalang Mark Umbaw, wala. Pero yung lahat ng sumusunod sa itinuro ng apostol, yun ang may nakasulat. At kaming mga born again ang sumusunod sa lahat na nakasulat. Hindi kami nagturo na lagpas sa nakasulat, sa inutos ng mga apostol na ipinasa sa mga born again. O, yung mga alagad na nabilang. Pala, ikaw ang pakinggan, tama? Meron, wala? Yung pangalan ko, wala, oo. Pero yung mga alagad na napadpad sa iba-ibang lugar na tinuturo, yung tinuturo ng mga apostol, ay meron. Pero hindi ko maibigay yung versikulo dahil imahe tayo eh. Pag-usapan natin, next topic na pag-usapan natin, bibigay ko yung talata na yan. Wait. Na yung okay, sige. Magaling kasi kayo mag-memorize, Brad, pero wala lang yung Holy Spirit, sayang. Uwe. Okay, sabi sa Biblia, 7:24 nga po, para mas malinaw kay ano, baka ligaw na ligaw to si Brad Mark, pakibigay po SND, 7:24 ng 1 po. Bro Romel o Bro Jando? SND. Hindi niya alam tong ano, tong... Brad Kumbaw, pwede ba kitang madibati one-on-one sa susunod na panaaraw? Ano yung tanong mo, Junray? Gusto, okay lang, masaya madibati tayo one-on-one. Ayun, pwede, gusto ko yan. Pero this week, sobra, sabi ko nga sa'yo,
pinapasok pa ako kanina. Dapat yung buong araw na to sa inyo eh. Kaya lang, sige, pinapasok pa ako. Ano tayo, mag-sit lang tayo ng oras. Ha? Oh, isa off ko, baka Saturday. Baka makahingi ako ng off ng Saturday. Sige. Sabihan kita. Anong topic, ano, Brother Junior? Para mapagandahan natin. Isa pa natin. Kahit itong larawan, gusto ko itong larawan. Sige. Okay, sige. Maganda yan. Okay. Okay, so ito, sinasabi 724 ng Juan. Yes, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Okay, ang Panginoong Jesus na nagsabi niya, no, lahat tayo, kahit ikaw naman, eh, pag sinabi kong, bro, ikaw may problema ka sa pag-iisip, ayaw mo yon kasi husgan kita ayon sa nakikita ko. So kailangan i-prove ko muna na may problema ka sa pag-iisip. Tama? So bawal lang humatol ayon lang sa nakikita. Ngayon, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus yan, kailangan may proof of evidence ka. Meron ka matatag na batayan. Sabi mo kasi, sumasamba kami, lumuluhod, sumasamba kami sa Diyos-Diyosan. So ang tanong ko ngayon, kailangan, hindi doon sa nakikita, sabi ni Jesus, ha, nakita mo lang kasi lumuhod, nagdasal, sumasamba na. Now, be specific para mas malinaw po sa lahat ng mga nanonood ngayon, no? Pati mga born again. Be specific po kayo, talaga sumasamba kami sa Diyos-Diyosan, ang Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tanong, aral, sabi ng pare, sumamba kayo sa rebulto or catechism, mayroon o wala? Sa ngayon, ang pinanghahawakan ko na matibay, yung katekisim na binasan nyo, pagbangon sa umaga, wala nga doon. At umarap kayo sa cross. Marumba, at sa wala nga doon, sinasabi doon. Ulitin ko na naman ito. Bubungguin talaga kita sa ano na yan. Talagang paparahin na dyan. Walang sinasabi doon na sumamba sa rebulto. Ang tanong ko ba, malinaw po. Sa programang ito? Oo, linawin mo, no, sabi ni Jesus, huwag kang hahatulain sa nakikita. Lahat ng pinagsasabi mo, nakikita mo lang yun eh. Hindi mo pwedeng hatulan yun, kahit ikaw eh. Hindi kita pwedeng hatulan na mag-depress ako sa pag-iisip, bro, dahil nakikita ko lang sa'yo. So kailangan, i-prove ko yan, bigyan mo ko na psychiatrist na result, pwede sabihin ko, ah, may problema sa pag-iisip siya. No? Pero hindi kita hahatulan, bro, kasi nakikita ko lang eh. Even in the court, hindi pwede yung hearsay lang. You need a proof and evidence, bro. Hindi ka mananalo sa korte at sa kaso kung puro ka dada at walang evidence. You need the proof and evidence. Sumamba kayo sa rebulto, sabi ng katekismo. Mayroon o wala? Meron nga. Binasa nyo na kanina. Pagbangon nyo sa umaga, humarap kayo. Wala sa, nga. Ito siya lang. Pagsambang word. Pagsambang word. Mayroon o wala? Sa pagsambang word, meron o wala? Pagsambang word, bro, wag kang umiwas sa tanong. Di ba hinahalikan? Pinupunasan? No. Pagsambang word, meron? Pagsamba yun. Pagsamba. Kaya kung hindi nyo maintindihan na pagsamba yun, dahil wala sa inyo yung Holy Spirit, ang sabi, wag kayong magsilbi. Wag kayong magsilbi. Pinagsisilbihan nyo, hindi makalakad, pinaglalakad nyo. Hey, nakakaalik yun kasi yung nga ni Mark Umbaw. Mark Umbaw. Ang tanong ni Brother Angel, maliwanag yon. Nabasa ba sa naturang katesismo na ipinasasamba ang rebulto? Yes or no? Yes, pinaluluhod. Ang pinaluluhod. Kung hindi nabasa doon sa naturang katesismo ang sumamba sa rebulto, sinungaling ka, aminin mo yun. 5-9. Mahimik ka nga, sabi na nga ano eh. Sabi na nga, panasasita tayo, wag kang ano dyan eh, sabat ng sabat eh. Alinaw po ng kanina tanong. Kanina ka pa eh. Nakakatawa. Kanina ka pa eh. Ulitin ko ha. Kung hindi mabasa doon sa naturang katesismo ang katagang pagsamba o sambahin ng rebulto, aaminin mo ba ngayon na nagsisinungaling ka lang at ipilit mo nilalagay na pagsamba yon? Hindi ko aaminin kasi nandun yung salitang luhod. Ang sabi sa Exodus, 24-5. Hindi na natanong kung niluluhuran ba? Nagluluhod sa imahe. Hindi na yan tanong. Naku, nakakaano to si Mark Umbaw. Hindi marunong sumagot. Tarantang-taranta na. Ulitin ko ulit yung tanong. Yung tanong ni Brother Angel. Nabasa ba daw doon ang word na pagsamba sa rebulto? Nabasa o hindi? Hindi nabasa, pero nandun yung pagluhod na pinagbawal sa Exodus 24-5, tapos Deuteronomy 5-9. Okay, Brother Angel, follow up. Yung binasa mong Exodus 24-5, actually mali-mali mga talata mo, 29 ka eh. Bro, tuturuan kita ha. Yung sinasabi mo, Exodus 20,
4, 5, hindi 29 ha. Mali-mali na naman. So doon ba, may sinasabi ba to? Okay, okay lang, nasa kanya daw Holy Spirit ko, Angel eh. Okay lang yun, nasa kanya Holy Spirit. Yung pagluhod, may yung pagluhod ba? May kasamang sinabing pagsamba yun, di ba? Tama, hindi. Doon sa, bro, pakisama, sa pakibasa ulit yung Deuteronomy. Wala. O, oh, sige, basahin natin. Wala, wala, na may kluhod. Ito, basahin din uli ha. Sana mapansin to ni ano, ni Mark Umbaw. Sabi ganito, wag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Brother Angel? Malinaw, ni sasambahin. Okay? Pagluhod at pagsamba. Tanong, mayroon ba sinabing lumuhod ka at sumamba ka doon sa katikisim? Mayroon o wala? Lumuhod at sumamba? Malinaw po yung tanong, kapatid. Hindi ka naman grade 1 eh. Sige na po. Hmm. Doon sa translation nyo, pagsamba. Pero sa ibang translation, pagsilbi. Lalo sa Strong Concordance, pagsilbi yan. Pagsilbihan. Ngayon, yung katikisim nyo, pagluhod. Yung pala yung pagluhod na, andoon na eh. Present na yung pagluhod. Okay? Hindi naman sabing, dapat present yung pagsamba o pagsilbi. Hindi, yung pagluhod pa lang, automatic, kasalanan na yon. Pag nagsilbi ka pa, kasalanan din yon. Lalo kung sasamba ka, kasalanan lalo yun. Ganun po yun. Mali yung pagkakaunawa sa talata. Paano yung pagluhod mo sa harap ng girlfriend mo ng larawan? Ano yon? Ano ibig sabihin nun? Pagluhod mo, nagdadasal ka sa harap ng girlfriend mo. Ano yon? Pagsamba sa girlfriend, larawan ng girlfriend mo, hindi? Ako kahit saan. Nagkakataon na may larawan sa harapan ko. Pero hindi dun mismo sa katikisim mo, umarap kayo sa rebulto at sa mahal na larawan at kayo ay manalangin sa Trinidad. Okay? Malinaw doon, inuutos sa'yo, humarap kayo doon. Intentionally, intentional yung pagharap doon sa ribulto at sa mahal na larawan. Ano yung mahal na larawan? Mga saint niyo yan eh, mga si Mary, kung sino-sino pa yan, mga apostol. Yung apostol niya sabi oh, huwag niyong gawin yan, sinaway eh. Oh. Buhay pa sila noon eh. Kung buhay pa siguro yung mga niluluran nyo ngayon, sawayin kayo eh. Bro, okay. Sa harap ng girlfriend mo, lumood ka, nagdasal ka. Tama yon? Tama ba yun? Kung hindi doon sa larawan ako nagdadasal, hindi sa inyo. Sa utos, ayan, sinagot mo na yung mga tanong. Humarap kayo, intentional, humarap kayo sa banal na larawan at doon sa cross at manalangin kayo sa Trinidad. Talagang ipadadaan pa doon sa cross o doon sa banal na larawan. Yun ang maling pagkakamali na kailangan may kagamitan para sa pagsamba, kalokohan at isang malaking guni-guni yun. Bro, malinaw ang sabi mo, hindi para sa larawan ng girlfriend mo. Ganon din lang sa amin ha. Anong pagkakaiba nun, bro? Sabi mo, lumuhod ka, lumuhod kahit saan pwede magdasal. So, may ribulto kami, lumulod kami, ikaw may larawan ng girlfriend mo. Kaya nga tanungin kita, alin ang tama doon? Sa larawan ng banal na larawan o sa larawan ng girlfriend mo? Specific. Lahat yun mali kung intentional. Yung Black Nazarene, hinahalikan yun na intentional ha. Pinupuri talaga o sinasampaw, hinahalikan. Mark Umbaw! Hindi, layo na sagot. Sinabi na ngang huwag kang humatol batay sa nakikita mo. Kanina ka pa eh. Sinabi na nga sa 1City24, huwag kang humatol batay sa nakikita mo. Hato ka pa rin ang hatol. Kanina ka pa ha? Hindi ka matino kung pag tinatanong ka ng tama ha? Ibang sagot mo ha? Brother Angel, may follow up ka pa doon? Kaya nga sabi ko, bro, hinahatulang din kita ngayon. Eh, sumasamba ka sa larawan ng girlfriend mo. Pwede ba yun o hindi? Nahatulang kitang sumasamba ka sa girlfriend mo dahil doon ka nagdadasal. Pwede ba kitang hatulan doon o hindi? Mali. Dahil hindi ko pinuposisyon, hindi ko pinupunasan yung paa, yung retrato, hinahalikan, sisindihan ko ng kandila at hindi ko yan inaalayan na kung ano. Doon, lalong higit, hindi ko sasabi sa girlfriend ko, oy mahal, humihingi ako ng tulong, ipanalangin mo rin ako. Lalo kung patay na yung tao, ay mali yun. Natataranta ka na bro. Tanong ko sa'yo, doon sa girlfriend mo nakaharap ka, sa girlfriend ko ba nagdadasal o hindi? Kagaya ng ginagawa ng mga Katoliko. Sa girlfriend ko ba nagdadasal o hindi? Ako, hindi ako sa girlfriend ko nagdadasal. Pero mga Katoliko, nananalangin kay Mary. Nananalangin doon sa mga santo na, uy, magkaanak ako. O,
Tapos ano pa, pinagsisilbihan, pinoposisyon, hinahalikan. Yun yung pagsamba na hindi na, na dinadaya ang mga Katoliko na kunwari lang, hindi paggalang yan, nagtatago yan eh. Kasi hindi naman kayo maluloko ng demo ng diablo kung obvious naman na kayo yung Katoliko, yumuyukod at hindi ganoon dapat ang scripture. Merong kailangan ng pag-unawa at revelation na nanggagaling sa Holy Spirit. Kaya ang naging problema sa inyo, obvious na na pinagsisilbihan nyo oh. Sinasayaw-sayaw nyo pa, kunwari, parang gumagalaw-galaw pa yung... Dahil namin na nga huwag kang humatong sa batis na nakikita mo eh. Tigas talaga ulo mo eh. Lahat o, yun bro, ang ginagawa mo, sa ayon sa nakikita kita, mo lang lahat, eh di kasalanan kanina, ng ginagawa kanina mo. Kanina ba pinupo na, Mark Umbaw, ha? Kaya pita pinupo na, sinabi na nga huwag kang humatong batis na nakikita mo, hatol ka pa rin ng hatol. Wala naman ibigay. Ibigay mo yung talatang yun, papaliwanag ko sa iyo, ibigay mo yung talatang, huwag akong humatol. Sa nakikita. Ito. Kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Ang sa nararapat, Holy Scripture ang gamit ko, Brother Danjo. Holy Scripture, huwag kayong yuyuko. Dapat sa nararapat. Di ba yun? Ang ganda ng versikulo. Tama-tama sa inyo yan. Mali. Ang sabi dito, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo. Kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Yes, hindi nga ako humusga sa nakikita ko lang. Nakabase ako sa Holy Scripture, talata nga binibigay ko. Oh. Kaya humusga ako sa nararapat. Diba? Ano lang yung nung talata? Tama-tama sa inyo yan eh. Okay, sige. Last question bro. Last question na tayo ha. Napakalayo ng mga sagot ni bro. Hindi marunong sumagot. Last question bro. Sino bang nakalagay ayon sa scriptures ka nang dapat ayon sa scriptures? Sino ba dapat ang mga messengers ni ayon sa scriptures ha? Sino ba dapat daw ang pakinggan? Mark Umbaw o mga priest? Ang nasa scripture, yung sino man ang gustong mga siwa, maging priest, maging obispo, kailangan daw maayos yung pamilya niya. May katangian niya na yung tanong. Alinman, sinuman. Hindi yan ang tanong. Hindi nga yan ang tanong. Dami mo dinaladal, hindi yan ang tanong. Sinabi mo hindi yan ang tanong eh. Kung ano ang tanong, yun ang sagutin mo. Brother Angel, pakiulit ang tanong. According to the Bible, to the scriptures, who are the messengers of God? Mark Umbaw ba? Si simpleng Mark Umbaw o may iba pang mga messengers of God? Ayon sa Biblia at kung sinusunod mo ito. Ay, marami pong messenger. Unang-una, pastor. Meron din po evangelista. Meron din po pare. Hindi lang pare, ah. Meron naman elders. Meron din mga, tawag dito, mga ngaral, teacher. Marami yan, Brad. Huwag nyo ilimita sa inyo. Guni-guni lang yun. Guni-guni lang yun, Brad. Bigyan mo ko ng talaga, messengers of God. Isa lang, ah. Isa lang na talagang nakalagay. This is messengers of God. Blank, blank, Brad, blank. Hindi ko may bibigyan ko yun. Hindi ako magagaling sa tala. Hindi ako Eli Soriano. Pero kung mamaya, isesend ko sa live nyo sa susunod, isesend ko. Ito yung talata, oh. Oh, hindi. Ang daling magbigay ng talatang ganyan, Brad. Hindi lang handa sa mga talatang ganyan. Hindi naman ako. Yung hinanda ko na nga, hindi ko maalala kung ano yung nakalagay dun eh. Kasi mahina ako sa ganyan eh. Pero ang sinisigurado ko sa inyo, ibigay nyo sa akin yung talata, i-interpret ko sa inyo yan, papakita ko yung meaning yan, yung tamang kahulugan ng talata na yan. Pag sabi mo nasa banal espiritu ka, bakit mali-mali at hindi mali, what kulang-kulang ang mga talata mo, bro? Tanong, bakit kulang-kulang kung nasa banal espiritu ka? Pakisagot. Oh. Black spirit. Si ano po, si Moises binigyan ng tagapagsalita. Hindi ibig sabihin na ikaw ay sa Diyos, lahat na ng kagalingan ibinigay na sa iyo, merong kaloob tayo, may kanya iba-ibang kaloob. Maari ang kaloob ko mag-interpret ng scripture, hindi mag-memorize. Kung sino ang tagapagsalita mo? Sino ro tagapagsalita mo? Sa ngayon wala eh pa eh. Hindi yun, wala. Buto na. Brodendo, sabi niya ba kanina Brodendo, sumunod daw siya kay San Pablo sa mga apostol. Ito may tanong ako dalawa.
Basahin mo nga muna bro dyan yung Filipos 3:9 sa magandang balita ng Biblia bro. Filipos 3:9. Nawala si Brother Tata. Nasaan naman si Brother Tata? Siya yung susunod na magtatanong. Mahina signal niya. Filipos 3:9. Sabi ganito. Sa MBB. Ha? Yan. MBB. MBB. At lubos na makipag-isa sa kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi yan po dyan do. Filipos ba yan? Ano ba yan? Brother Ancho, sandali lang ha. Linamin ko lang. Wala na kayong tanong sa images? 4:9 bro, 4:9. Brother Ancho, clarification lang. Wala na kayong ano kasi maganda. Sabi ko, unlimited yung tanong sa images. Images to bro. Dalawa lang. Okay, salamat. Okay. Kasi mo kasi, ikaw sumunod sa mga puso. Kaya ito ang tanong ko sa iyo. Pagkibasa bro dyan do, Filipos 4:9 bro. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Ayan. Sa doon, sa inyo. Sabi dito, kapatid mo, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Tanggap mo ba ito? Sinunod mo ba ito sabi ni San Pablo? Na lahat yes, ng inyong natutunan at nakita. Tanggap, Brad. Tanggap mo ito. Tanggap po. O yun nga, tanggap mo ba yung talata na yun na dapat yung nakita at narinig natin kay San Pablo ay dapat gawin din? Yes, tanggap. Oo, siyempre naman, ano kami, sinusunod namin lahat ng inutos na, hindi kami lumagpas sa inutos ng mga apostoles. Yes, anong tanong doon? O sige, mayroon ba kayong Santo Cristo na nakapako sa krus? Saan talata mo yan na kailangan meron kang imahe? Saan inutos yan? Sige nga, Brad. Meron ba kayo? Sabi mo, kayo sumunod talata, sa lahat. Makinig kasi lang. Sabi mo, ayon sa talata, tanggap mo yon na sinunod yung sabi ni San Pablo na lahat ng nakita kay San Pablo at narinig at itinuro ay dapat gawin. Ngayon, ang tanong ko, meron ba kayong picture ng Santo Cristo na nakapako sa krus? Bigay mo na yung talata kasi narinig ko na yan. Meron ba kayong picture ng Santo Cristo na nakapako sa cross? Huwag kang pako. Sumagot ka. Meron ba kayo o wala? Wala kaming picture kasi wala nga nakakita, wala nga nakakaalala sa mukha ni Yahushua. Kaya huwag yun. Yung ginagawa okay, next question. Yes. Dahil tanggap mo, sabi ni San Pablo na dapat ang tinanggap, nakita at ipinangaral ni San Pablo ay dapat gawin. Alam mo ba? Makinig ka muna. Alam mo ba? Kasi sabi mo, wala kang Santo Cristo eh. Alam mo ba na si San Pablo, nung siya ay nangaral sa taga-Galacia, may dala-dala siyang picture ng Panginoong Kristo na kapako sa cross. Alam mo ito o hindi? Alam na alam ko. Narinig ko na yung versikulo na yan. Okay, alam mo lang. Sige na. Iba ang meaning yan. Pero sige, kung gusto mo. Hindi ako nagtanong sa meaning. Meron ka na ba? Kasi wala nang oras eh. Diga, ngayon, sabi mo ko ganina, wala kang Santo Cristong picture na nakapako sa cross. Pero alam mo pala na si San Pablo nangaral na may picture na nakapako sa cross sa Santo Cristo. At tanggap mo na dapat sundin at gawin ang mga ipinangaral ni San Pablo. Asan ngayon ang Santo Cristo mo? Dapat pala gawin yung nakita natin kay San Pablo. Nasaan ang Santo Cristo mo? Pwede na sumagot? Sige, 20 seconds, no? Okay. Ang sagot ko dyan, walang camera nung panahon na yon. Okay? Yung paglalarawan, pwedeng ilarawan sa salita or sa pagpapaliwanag. Huwag kang makitid ang pagkakaunawa sa in scripture na meron na silang cellphone no na pinicturan si Yahushua o pinapakita. Ito yung picture ni Yahushua, nangangaral siya. Isang malaking kalokohan yan. Alam nyo, tingnan nyo sa Strong Concordance, iba ang meaning yan. Kaya kayo, ayon sa talata, ano ang mababasa doon? Picture or salita lang ang pangaral ni San Pablo? Picture or salita? Ayon sa talata, ayon sa Biblia, ayon sa iyo. Sa translation nyo, picture, pero iba, portrait. Translation ng mga protestante, hindi sa amin. Translation ng mga protestante. Ano ang nakasulat?
picture o salita lang ni San Pablo ang nakasulat ayon sa Biblia? Basahin mo nga, nalimutan ko yung pagkakaba, ano siya, pagkakasabi, pero... Sige, mutando, huwag na ano talata, Brad? Pakita ka ba? Naman pa niya, hayaan siyang umalam. Sige, ikaw na, Brad. Bro, alam ko na bro, yan, narinig ko na yung versikulong yan eh. Bro, Mark, sabi mo, bro, Mark, ikaw lang yung may alam. Okay na. Bro, Mark, sabi mo kanina, bro, Mark, sabi mo kanina, bro, Mark, walang nakakita sa kay Jesus kaya hindi siya dapat paniwalaan ng mga picture, tama? Walang nakakita kay Jesus, sabi mo? Hindi. Marami nakakita, marami eyewitness, pero yung mga eyewitness patay na at walang naitabi na larawan or ribulto niya para masabi natin na yun siya. Siya nga yan. Ito na lang, Brad. Sa inyo na lang, iba-iba itsura. O anong ibig sabihin nun? Chamba-chambahan. Di ba ganun? Nandiyan ka naman sa hugis. Nandiyan ka naman. Tinanong na kita ganyan. Sabi mo, wala problema dyan sa hugis. Ayan ka na naman eh. Pang yung mga... Ang tinanggap ko itong Brad Hundre, naniwala ko na halat sa bato. Ang paliwanag iba ibang hugis, tama? Pero wala sinabi doon yung bato patuturan. Rumbaw! Huwag kang sumasabay dyan! Ang paliwanag mo, baby, kung hindi mo namamalayan ang sarili mo, pakinggan mo yung ano, yung reply nito, pakinggan mo. Ang mga paliwanag mo, sumasalungat na sa mga asagot mo sa amin, sa totoo lang. No? Sa Loika, ang pahayag na nagkakontrahan na tumatanggap pero kumukontra, hindi yan katanggap-tanggap sa Loika. No? Turuan na lang kita niyan para malaman mo sa sunod na dapat. Kung ano yung stand mo, mali man yan o hindi, doon ka lang. Kasi yun ang stand mo eh. Huwag yung, ano ka ba, double standard ka. Sabi mo kanina, okay, basta kahit anong hugis, basta huwag lang sambahin. Kami, wala naman kaming sinasamba na may hugis eh. May hugis kaming mga larawan, doon yun namin sinasamba yan. Yeah, okay. Sabi ko siya na palasin yun eh. Oh, salamat po dyan do. Okay, so bago muna tayo magpunta sa iba, bigyan na kay Juan Paulo ang pagkakataon. Juan Paulo, good evening. Juan Paulo. Hello, Juan Paulo. Please unmute. Wala si Juan Paulo. E tayo kay... Bro, yung last ko lang pala kanina. Okay, yun doon kasi sa messengers tayo kasi nga interpretation niya sa image sa Katoliko, ganito. Bro Mark, nandiyan ka pa ba? Ano yung tanong mo bro? Kasi sinagot niya yung tanong mo. Sinagot niya yung tanong mo. Yung last question mo na may pare, may ebanghelista, may pare, may elder. Sinagot na yung kanina. Hindi. Sabi niya kasi dapat sumusunod tayo sa aral ng Biblia. No? Okay. Yung sinasabi ko lang na isa na lang. No? Okay. Malakay chapter 2 verse 7 nga po. Doon manggagaling. Last question na to. At konting paliwanag. Okay, last bro, ang topic larawan ha? Yes. Pero interpret daw eh, tama siya daw ang mag-interpret, tama daw interpretation niya. Ito, English to, Tagalogin ko muna. Kaya naka-English to eh. Yan. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sabi sa talata, ang mga pari pala sinugo at sila rin ang mga ngaral dahil Haggai 2:11 ask the priest about the law. Bro Mark, tanungin lang kita, last question. Categorical lang naman to, pari ka ba o hindi? Ah, hindi. Hindi. Okay. Tapos na po. Okay. Tapos na. So, ano na ako, konting ano na lang. Oh, para konting paliwanag na lang. Oh, isang minuto lang. Okay. So, yan. Malinaw po mga kapatid. No, kanina pa siya. Nakakalungkot. Nakakatakot ang aral niya. Nakakatakot. At nakita niyo po. No, 7:24. Sabi ng Panginoong Jesus, huwag kang hahatol.
Ang ginawa niya po, hatol ng hatol, tayo daw ay bulaan, tayo daw ay ganito, tayo daw sa diablo, tayo daw ay sa ganito. Das paghusga, das paghatol, bro Mark. So mag-isip-isip ka kung nagkakasala ka ba o hindi. At nakakatakot, lahat ng, sabi nga ni Father Richmond, no? Pagka nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, impyerno ka, bro. At ang problema sa iyo, maliwanag. Nagbasa ka? Wala. Nagbasa ka lang. As in, sabi mo, tapos nag-poor self-interpretation ka, sabi mo. And sabi ng Biblia, may messengers of God. Mga pare, may obispo nga dyan eh. Pero sabi mo, biblical ka. So malinaw po, napakalinaw po. Sana mag-isip-isip ka, bro Mark. No? Just think about it. Hindi, wala kang theology. Sabi mo, wala kang authority. Basta't nagbasa ka lang. So malinaw po, yan po yung mga ano natin na napakalinaw po na hindi nga natindigan, walang ebidensya na may sinasamba natin ng mga rebulto. Yun lang po, at actually sa turo namin, sa dasal namin, sabi, sa dasal, we believe in one God. Okay? Nicene Creed po yun, bro Mark, para maniwala, para matuto ka. Ano? Hindi ka Katoliko, kaming Katoliko ang magpapaliwanag sa aral namin. Okay? So, we believe in one God. Hindi po kami maraming Diyos. Yun lang po, naway gabayan ka ng banal na espiritu, totoo. No? Salamat po. Back to you, bro, John. Okay. Dito tayo. Juan Paulo. Hindi nag-unmute si Juan Paulo. Dahil kay Cradle Catholic tayo. Cradle Catholic? Cradle Catholic? Good evening. Hello. Good evening pala sa lahat. May tanong pula ko kay Mark Umbaw. Ang tanong ko ay ito. So, di ba, yung Deuteronomy, I believe, nasa panahon yan ng ni Moises nung siya yata nagsulat sa Deuteronomy. May nagsasalita. So, yung panahon ni Moises, yung kinukot kasi nila yung Deuteronomy, yung may verse doon na nakasulat na nagsasabi na do not make engraven images, that is from the sky, from the earth, surface, at saka sa ilalim ng tubig. So kung titignan natin, ito po ay nakatukoy doon sa panahon na sa Egypt, sa time ni Moses, na kung saan yung mga mukha ng kanilang mga engraven images ay may mukhang ibon, may mukhang alligator sa tubig, at sa may mukhang aso o wolf or something like that. So ibig po sabihin nito, nung sinulat ni Moses, sa panahon kasi na yun, yung mga priest sa Egypt ay nagsasamba doon sa mga engraven images nila na may mga mukhang hayop. Kaya ang tanong ko lang po dito, ito po ba ay natutukoy sa panahon ng isinulat ni Moses? Sasagot na po ako? Sige. Okay. Kaya nga sabi ko, prototype siya eh. Kasi yung harlot, nasa ano yan eh? Nasa huling panahon yan, nasa huling araw yan, lalabas pa nga lang daw eh, baka lumabas na. Alam mo, lumabas na kasi nandiyan na ang Katoliko eh. Kumbaga, nasa huling panahon siya. Ibig sabihin, yung utos na yan, may prototype yan sa lumang tipan hanggang sa New Testament, hanggang sa huling panahon natin, sa henerasyon natin. Kaya nga Mother of Harlot, kaya Mother of Harlot yan, pagano. Hindi naman yung mga images namin, hindi naman mga mukha ng hayop eh. Wala, may sinabi doon, larawan sa itaas. Hayop lang ba yung nasa itaas? Ito ba, Mark Umbaw, wait lang. Basahin ko na lang dahil i-interpret ka na naman eh. Layo ng interpretation mo, harlot ka, nabila ka napunta sa harlot. Ang tanong, Exodus 20. Basahin ko Exodus 20. Sabi dito sa 4 to 5, ito. Sabi ganito. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. Oh, brother Cradle Catholic, birds. Oo nga. Kasi sa panahon na sinulat nito ni Moises, yung mga Egyptians kasi, yung sinasamba nila, yung mga ginawa nilang mga diyos-diyosan o mga rebulto na may mga mukhang hayop.
At saka that time, talagang sinasamba nila, niluluharan nila. So, ito ba ay ayon sa nakasulat na time na yon ni Moses sa panahon na yon? Kasi sa amin naman mga Katoliko, yung pagluhod namin sa cross, that's only a form of respect. May sinasabi kaming genuflect. Nag-genuflect. Bro, ito Katolik. Step to the point na yung tanong dahil masyado na lalim ang gabi. So, ano po yung masasabi nyo dito? Sagutin ko na, Brad. Sagutin ko na. Si Nebuchadnezzar, hindi ano yun, hindi hayop yun. Tao ang nakaalarawan, nakaribulto. Tsaka sinabi dito sa ibang translation, Brad, you know, anyong nasa itaas ng langit, yung nasa itaas ng langit, Brad, ano yan eh? Tawag ito, hindi lang hayop yan. Mm-mm. Kaya ibig lang sabihin yan, pasok na pasok ang Katoliko dyan, pasok, swak na swak. Pangalawang tanong, kung mali ang yung paggamit namin ng crucifix, bakit takot dito ang Satanic Church at saka Satanic Temple at ginagawa nila itong mockery? Minamak nila ang crucifix ng Catholic Church. Maaring nag-ano kasi ang lobo, nagdadamit pa rin yan. Kaya kung minsan, nakaranas din naman ng, yan. Hindi. Baka kaisa niya yun. Yung Satanic Church at saka Satanic Temple, sinisira nila ang mga rebulto ng Catholic Church, sinusunog nila ang simbahan ng Catholic Church, pinapatay nila doon sa Nigeria, marami silang pinatay doon sa simbahan ng Catholic Church, ng mga Satanic Temple, Satanic Church. Marami silang gustong i-aklas against sa Catholicism, lalo na sa mga rebulto namin, sinusunog nila yung cross namin, sinusunog nila, sinisira. Bakit ginagawa nila ito kung mali ito? Siguro, may kasabihan dyan eh. Di ba yung magnanakaw, galitin sa kapwa magnanakaw? Pero hanapak na talata niya, Brad. So, ibig sabihin, kung mali ang paggamit ng crucifix namin, hindi pala ito pinapahintulot ng Satanic Church. Kasi mali eh. So kung mali ang crucifix, dapat pinapahintulot nila ito kasi tatawa na lang sila na ha, sige gamitin nyo yan kasi mali yan. Bakit sinasalungat pa nila? Siguro, ano eh, hindi daw makasagot sa ganyan kasi hindi ko alam yung ano talaga nangyari dyan. Wala akong Sige. Kaya pasa ko dyan. Sige, thank you. Ang comment lang, Bro Jando. Isang comment lang, sabi niya, Bro Jando, ano daw kasi daw yung magnanakaw, galit sa magnanakaw, galit na galit ka sa mga larawan namin, so magnanakaw ka rin pala. Weng. Yun. Kung ano-ano kasi. Lahat ng rule. May exemption. Ibig sabihin, Mark Umbaw, ang demonyo ay galit sa kapwa demonyo? Oh, demonyo rin siya. Galit na galit siya eh. Yung baby mo sabihin, Mark Umbaw. Okay. Ang demonyo ay galit sa kapwa demonyo? Dahil, kahit naman yung mga masasamang tao, nagpapatayan din naman sila eh. Saan mo nabasa, Mark Umbaw, sa Biblia, ang demonyo ay galit sa kapwa demonyo? Oh, babalikan kita dyan. Hindi ba na yung topic natin eh. Pasan mo na ako dyan. Pero babalik ako dyan. Usapan natin. Daranjo, huwag lalabas images. Oh, balik na lang tayo sa images. Balik ka kita. Hanap ko ang talata by para dyan. By the way, bro. Magnanakaw. Galit sa kapwa ang magnanakaw. Oh, Bro Jando. By the way. Kung ano-ano mo tinatadagdag mo sa ano eh, sa sagot eh. Di naman tinatanong yung tungkol sa magnanakaw. Bigla mong sinigit magnanakaw. Yeah, patulang kita ngayon dyan. Saan mo nabasa biblically? Ang demonyo galit sa kapwa demonyo. Nag-aantay pa yan buo ng ano ng sabi ng ano ng kanyang kung ano-ano pinagdadagdag ito eh. Sige, Mark Umbaw, sagutin mo. Saan mo nabasa? Demonyo ay galit sa kapwa demonyo. Sa ngayon wala pa ako nabasa pero may mababasa ako niyan. Kasi sila rin naman nag-aanuhan eh, nasisiraan. Sila rin naman nag-aanuhan.
Oh, may matalata yan. Marami na ako na encounter na ganyan eh. Yung bro, mga... alam mo bro, bro. Pero hanapan kita, Brad. Hanapan kita diyan. Bro, bro Bao, huwag mong sabihin yan kasi ikaw ang tatamaan yan kasi galit na galit ka sa amin. Sayo sa sampal yan. Eto, pahabol, ano? Bro, dyan daw. Ang ano ko lang, ano, bro. Bro, kung ang pwede, kung, ang pwede ako kapatid nyo na magkausap tayo from 13 to 18 nang na araw yan pang umaga kasi ako niyan so 13 to 18 magpili ka diyan kung anong araw gusto mo harap tayo mag di ba tayong dalawa lang wala po naman kasi gusto ko yan o sige ikaw ikaw magpili ng pizza ha hindi ako makapagsabi kasi dahil depende sa bago lang kasi ako di sa pinasuhan ko eh ikaw na magpili kaya nga ikaw pumili basta 13 to 18 ako pwede oo nga sasabihan kita pag nakapagpaalam ako di sa sasabi mong araw. Sige. Mark Amba, ganito. Huling hilit ko itong mga katanungan ito tungkol sa sinabi mo kasi dami na aksaya na oras. Hindi pa naman na... Wala ka na bang tanong sa images? Ito na nga. Unlimited na nga o binibigay ko sa inyo. Mahimik ka muna! Ito. Kasi nanonood ka pala ng ang dating daan. At prinsipyo ni Soriano, kapag sinabi mong kulang, dapat alam mo yung buo. Kapag sinabi mong mali, dapat alam mo yung tama. Pag sinabi mong huwad, dapat alam mo yung tama. Sabi mo kasi huwad yung aming imahe. Meron ka bang tamang imahe ni Kristo? Yes, meron. Espiritu. Espiritu. Walang wangis, walang ano, wala siyang espiritu pinagsasabi mo. Imahe yes. Tinatanong ko. Huwad pala yung ano namin, yung aming imahe. Ano yung tamang imahe? Espiritu. Kaya nga sambayin sa Espiritu at katotohanan. Brad, sinagot ko yung sa tanong mo ha. Kung alam ko, alam ko yung tama. Hindi ko tinatanong kung ano espirito. Ang tanong ko sa iyo, ano ang tamang imahe kung ang imahe pala namin ay huwad? Ang linaw na sagot ko, Brad. Hindi nyo kayang maunawaan. Simple lang, di ba? Ang Diyos ay espirito. Tinatanong ko ano yung espirito. Kaya wag kayong gagawa ng imahe ko? Na atributo ng Diyos kasi nga hindi ko ito mailalarawan sa ganyan. Nauunawaan mo ba ang tanong ko? Yes or no? Yes, malinaw na malinaw yung tanong mo. Ano ang tanong malinaw ko? Na malinaw. Ang ano tanong mo ko? Kung ano ang itsura niya na, dahil hindi ko sinasanong ayunan yung itsura niya ng ribulto nyo, ano yung itsura niya? Wala, kasi espiritu siya, hindi siya nakikita. Ba't mo sinasabing okay. Mali? Eh, wala ka nang palang alam kung anong tama. Yun nga ang tama, sambahin siya sa espiritu. Hindi ko tanong nung talata eh. Hindi ko tanong kung anong sambahin. Ikaw talaga. Masyad, balik mo yung sa mga Israel, bato mo dyan yung bato. Kung ano yung tanong ko, yon ang sagutin mo. Pag nagtanong ako ng 1 plus 1, sagutin mo ng 2. Huwag kang tatakbo sa araling panlipunan. Presyendo, panlipunan, huwag ganun. Bro, Mark, sa kanya, espiritu, bakit sa Israel? Bakit sa Israel may bato? Itanong mo ulit yun. Yan na yan. Pag nagtanong ako ng 1 plus 1, huwag mong sagutin ng araling panlipunan. Ulitin kong tanong. Kinagamit mo ang prinsipyo ni Eli Soriano eh. Yes. Kaya ang sabi ni Eli Soriano, pag sinabi mong kulang, alam mo ang buo. Pag sinabi mong mali, alam mo ang tama. Pag sinabing huwag mong gawin. Eto naman tayo ngayon. Huwag pala yung aming imahe ng kanyang mukha. Ano yung tamang mukha? Ang tamang mukha, hindi nakikita kasi ang Diyos ay espiritu. Kaya nabasa ko sa'yo ngayon, nakita ng mga apostol ang kanyang mukha. Amin mo sinong nakita. Mark Ombao, pag nabasa ko sa Biblia, nakita ang kanyang mukha. Aminin mo sinungaling ka. Alam ko yan talatang yan, Brad. O ano nga? Alam ko yan talatang yan. Alam mo, Brad. Ito nga nakita yun. Nakita ang kanyang mukha o hindi? Nakita. Pero ano hindi nga siya gumawa eh. Kasi hindi yun ma... Hindi ano yun, yung ano yung mukha? Yun ay labas mo. Huwag kang magdahilan. Ebidensya hinahanap ko, hindi opinion mo. Nasaan ano ang mukha? Kung mali pala yung mukha namin. Ay, walang nasulat sa talata. Ayun. Total Bible ng total. Ano ba lang ebidensya? Bible alone ako. Magbigay ka. Naupos ang oras mo. Wala kang sagot na tama. Zero ka.
Kanina ka pa, puro palusot, puro ano, walang puro ebidensya. Palusot, puro alibay. Alibay, walang ebidensya. Walang ebidensya. Kaya na bakit tayo nana pa, wala kang ebidensya. Puro kalibay, hindi ka naghanda. Sampante kasi masyado eh. Brother Lanjo, kung tama yung rebulting nyo, itsura nung nasa rin, di ba? Kamukha ba nung nasa, kuya, nasa ano, nasa simbahan dyan sa amin, sa Marikina? Hindi, magkakalala ko yan. Hindi panluloko yun. Hindi, sagutin mo. Alam mo ba dahil lang bakit Black Nazarene yan? Bro Mark, anong tunay na pangalan ng kausap mo ngayon? Iba ko kasi kung talaga nasa banal na espiritu ka. Ano ang tunay na pangalan ng kausap mo ngayon? Kung talaga matalino ka at nasa banal na espiritu ka, magaling ka. Anong tunay, anong pangalan ng kausap mo ngayon? Wala sa ano na, wala na sa topic yan, Brad. Ah. Hindi. Anong pangalan nga nung kausap mo ngayon? Yan, yung host. Anong pangalan? Danjo. Danjo. Danjo? Akalang ba nasa banal espiritu ka? Pangalan na yung kausap mo ngayon. Pupuntos? Brad, dyan na lang kayo pupuntos? Ang galing eh, di ba? Kasi ang pantaraya ng Pablo, nagpapasikat yan, nagpapagaling yan, nag-ayabang. Mahimik ka. Sa talino. Aming daldal nito eh. Sinabi parang na nga ikaw lang, parang ikaw lang, sobrang yabang. Huwag kang masyadong ano. Ulitin ko ha, alam mo ba, tinira mo ang Black Nazarene eh. Alam mo ba kung bakit yung naging Black Nazarene? Alam ko, narinig ko na sa inyo, pero hindi tama yun. Iba itsura nun sa iba sa santo. Ginagawa, iniimpulto nyo yung Diyos. Ang dami nyo ka. Tanong ko, ano ang dahilan kung bakit naging Black Nazarene yun? Yun ang tanong ko. Oh, alam ko na, narinig ko na iyon na may Mexicanong ano yan, na nasunog ba yan? Na, parang ganun yung naalala kong kwento nyo. Pero hindi ko na kailang alamin yan eh. Hindi ko na kailang alamin yan. Wala akong pakialam dyan. Ang sigurado ko dyan, yung kahit yung hindi sunog na, hindi itim na Black Nazarene, yung ibang santo nyo, magkakaiba ang mukha, ipaglapit-lapit nyo, mabubuking kayo. Hindi mo magkakaiba ang itsura. Kasi hindi na sabihin, walang standard. Lan, huwag mo sabihin wala kang pakialam kung nasunog ba o hindi. Mahimik ka, pang sasalita ko. Baka ako, pag naano ko, hindi na kita welcome dito. No? Ang sabi ko, kasi tinitira mo yung Black Nazarene, sana pag tumira, alam mo ang reason behind. Ano ang reason behind bakit naging Black Nazarene yan? O yun. Tinatanong ba ako? Ano oh. Eh? Narinig ko na yan, nakalimutan ko lang kasi hindi ako interesado sa mga walang kakwenta-kwentang kwento. Unang-una, hindi ko i-compare na yung Nazarene na yan. Bakit naging Black Nazarene? Kasi walang magagawang masama at mabuti yan eh. Hindi dapat ako matakot. Pag wala ka palang pakialam kung ano ang reason bakit naging Black Nazarene yan, huwag mong tirahin kung bakit siya naging Black. Wala ka palang pakialam eh. Ba't mo tinitira-tira? Okay, Samsung SMA045F. Good evening. Hindi ka marinig, bro. Microphone mo, bro. Ayusin mo. Baka may silang microphone. Baka headset mo. May sira headset mo. Naririnig mo kami? Yun. Yeah, naririnig ako. Yeah, naririnig ka na, bro. Okay, kanina binasa ni Brother Angel. Brother ano, umbaw may tanong ako no. Ano lang to, madali lang to. Binasa ni Brother Angel kanina yung John chapter 7 verse 24, stop judging by appearance but right judgment. Ang tanong ko sa iyo ganito. Nakikita mo ang mga Katoliko, sinasabi mo lumuluhod sa ribulto at yun ay pagsamba. Ang tanong ko ay ito, saan mo binabase yung judgment mo sa Katoliko na yun ay pagsamba or adoration by appearance or by heart? Binasi ko yan sa Exodus 20. Hindi ko tinitanong yan. Ang tinatanong ko, kaya't yung pag-judge mo, tanggapin mo yung sagot ko. Wala ka tanong yan. Ako sa grid na 20 seconds ako eh. Saka ka na, iribat mo na lang, di ba? Umbaw, ang tanong niya, saan mo binatay? Ba't ka napunta sa Exodo? Wala pang Katoliko nung Exodo. Doon ko binasi sa scriptures. Yung yuyukod, blasphemy. Ang blasphemy, Diyos-Diyosan. Natanong niya, saan mo daw binatay? Ba't ka napunta sa Exodo? Wala pa na scripture. Yun ang basihan ko, Brother Danjo. Bakit niyo ako itidiretso?
pipilitin sa direksyon nyo. Ang tinatanong ko is yung dyan sa 24. Natural aral namin tinutuk, ang tinitira mo aral namin, hindi yung aral ng Judaismo. Aral namin tinitira mo. Huwag kang pupunta doon sa Exodo, then din naman wala pa naman Katoliko noon. Yung tanong ni Brother Samsung dito, saan mo binatay yung judgment mo, sa appearance ba daw o sa ano yun? Sa heart. Sa heart. Pagluhod nila, yung pagluluhod nila, pagharap nila doon, nananalangin sila sa harap, kailangan nilang humarap muna doon bago makapanalangin kay Trinidad. Yeah. Ayun, ang pagsamba. Ang layo eh, kapag-sasikal yun. Yung judgment mo. Exodus. Ande yung judgment mo sa amin, saan mo ibinase? By appearance o by heart? Interpretation nakasulat sa Holy Scripture na yung ginagawa niyo paghalik kay Black Nazarene, pagprosesyon niyo, pagpunas-punas niyo, nagtutulakan kayo para lang makahawak doon ay isang blasphemy yun paglapas tangan niyo. Ang simple ng pipilian mo, sabi ng Panginoon, stop judging by appearance but right judgment. Ang Diyos, puso ang tinitingnan niya kapag ka kami ay sasamba o ano. Ngayon, ikaw, pag ikaw ay nagjudge sa amin sa nakikita mong pagluhod, saan mo ginajudge yun na yun ay worship? By appearance o by heart? Yun ang tanong ko sa'yo. Brad, ang linaw ng talata, di ba? Ang linaw ng talata, huwag ka lang uhusga sa nakikita. May kaduktong yun, di ba? Ang kaduktong nun, ibasin mo sa Holy Scripture, ibasin mo sa Holy Scripture. Eh Brad, pagsalita mo ko, hindi, huwag mong putulin yung talata. Huwag kang humusga sa nakikita lang. Kailangan, meron kang babasihan. Ito nga talata nga. O ano pa bang kailangan mong basihan? Ano pa bang kailangan mong babasihan mo? Ang kailangan mong sagutin, yung talata. San hindi yan ang tanong niya. Ang tanong niya ha. Ang tanong niya ganito. Ang Panginoon, pag kami nagdarasal, hindi kami din binabati sa appearance, kundi sa aming heart. Yes. Yun ni Brother Samsung. Oo. Hindi kami ng Panginoon based sa aming heart, hindi sa aming appearance. Ngayon, yung judgment mo sa amin, yun ba ay based sa appearance o based sa aming heart? Yun ang tanong niya sa'yo. Yun ang sagutin mo. Brad, di ba na isasalin siya sa ika-apat? Yung mga kamag-anak niyong ika-apat na saling lahi. Hindi naman sa hal. Naintindihan mo ang tanong? Mga ninuno nyo na lumuhod, yung hindi sumasamba, ang tanong. Na dadamay. Brother Henry, pagsasayangan mo lang ng panahon yan pagka nilabanan mo pa yan, wala tayong makukuhang malinaw na sagot. Kung ano yung tanong, yun ang sagutin mo. Kanina ko pa ulit-ulit yan eh. Taranta ka masyado. 1+1 equals araling panlipunan. Ano ka ba? Ulitin ha. Sabi ni Brother Samsung, pag nagdasal kang Katoliko, ang tinitinan sa amin ng Panginoon, yung aming heart at hindi yung appearance. Kaya ang tanong niya sa iyo ngayon ganito, yung judgment mo ba sa amin is based sa appearance o based sa aming heart? Yun ang tanong. Parehas wala. Kasi action ang nandito sa ano eh, sa scripture, action. Yung luluhod sa ribulto. Wala dun sa heart. Ano nga kung binabasabi mo? Very simple category ka ng question. Saan mo binabasay ang judgment mo sa amin? Based ba sa aming heart o based ba sa appearance na nakikita mo? Parehas kung sinagot na hindi dyan binasi ko sa action nyo. Dahil yung action nyo, yun yung magpapahamak sa inyo. Action. Sabi mo action, the appearance nga, appearance. Oh, kung sinasabi mo pa lang sa action, di by appearance, eh sabi ng Panginoon, stop judging by appearance, eh di hindi mo sinusunod ang Panginoon. Yama. Sinusunod ko yung talata, Brad, hindi mo kasi naintindihan yung talata. Huwag mo putulin sa nakikita lang. Action. May katuliran dun sa baba. Ibasahin mo ng buo. Diba? Kailangan may basihan. May katuwiran. Sabi mo kasi, Bible lang kung ginagamit para may katuwiran eh. Mark Umbaw, sabi mo kasi, by action. Yung by action na yun, kahit na magbingi-bingihan ka pa, by appearance yun eh. Mm-hmm. By appearance yun, guys. By action. By appearance nga. Eh ang follow-up niya ngayon, sinusunod mo ba yung sinasabi sa 1724? Do not judge by appearance.
Yes or no? Yes, sinusunod ko. Yes na yes na yes. Okay. Kasi ang sabi doon, yes, huwag lang sumubradando, yes, brother Banjo, ang kabayaan niyan. Ang parang jablo yan ng daraya. Pangit po yan ganyan. May 20 seconds ako para magsalita. Huwag niyong putulin yung talata. Ang sabi na, ba, dapat may katwiran. Ano ba katwiran? Ito ang pinakamagandang katwiran, brad, no? Holy Scripture. Ngayon. Sabi mo, sinusunod mo pala yung do not judge by appearance. Bakit mo kami dinajudge based sa action? I-appearance yun. Kasi wala sa katwiran yung pinaggagawaan nyo. Hinahalikan nyo, pinuprostisyon nyo. Ang sabi sa Scripture, huwag nyong pagsilbihan. Ang linaw ng talata, pinuputol nyo lang. Huwag kayong bumasa sa nakikita lang. Di ba? Oh. Ang babae niyan, sabi, dapat may katwiran, may basihan. Ito nga, Holy Scripture na yung basihan ko. Sinukasin mo ba? Nasaan yung basihan mo na ano, oh, na... Huwag mong pasilbihan. Basihan mo. Huwag mong pasilbihan. Huwag mong asa, luyuk. Sige, asa mo nabasa na utos sa Katoliko na pagsilbihan ng rebulto? Linaw nga nung ano mo. Di ba nakikita nyo na pinuporesisyon nyo pa nga o binubuhat nyo pa nga? Wala doon. At pinupunasan nyo pa nga. Ikaw ba? Nakakapikon ka pag tinatanong ka ng tama, hindi ka talaga tama sumagot. Saan mo nabasa? Ibigay mo anong aklat? Fundamental of the Catholic Book. Pasensya na po. Hindi ko. Yan ha? Saan mo binatay? Fundamental of the Catholic Dogma? Catechism of the Catholic Church? Our Catholic Faith? Sino ang saan mo binatay na aklat ng Katoliko? Naturo sa Katoliko na pagsilbihan ng rebulto. Saan mo nabasa yun? Sa ngayon, ang pinaka na basihan ko pa lang, sa ngayon, kasi wala akong panahon talaga, hindi ko aaralin yung katekisim yun, hindi ko may imperno, hindi ko aaralin yan. Ano, yung binasa mo nga, di ba, inuutos sa inyo, di ba, linaw, pagising sa umaga, humarap kayo, saan? Sa banal na larawan at sa cross, manalangin kayo sa Trinidad. Eh, pinagbabawal sa Exodus yun. Kaya, yung patuwiran ko, alinaw. Yung Trinidad ba, based sa turo ng Katoliko, rebulto yun o hindi? Yung Trinidad? Based sa turo ng Katoliko? Based sa turo ng Katoliko? Yung Trinidad ba ay rebulto o hindi? Hindi ko alam. Pero ang sigurado ko, yung unang phrase, panluloko ng pandaraya ng demonyo yan, ng diablo. Okay, hindi ka muna. Sabi mo kasi kanina, sigurado ka na... Sumasamba kami, dinyos namin ng rebulto base doon sa katekismo binasa kanina. Wala naman nakalagay doon. Ngayon, nabatayan mo doon ka para maging sigurado ka is manikluhod sa harap ng larawan at dumalangin sa Santissima Trinidad. Santissima Trinidad. Tanong ko sa iyo, ayon sa turo ng Katoliko, yun nabatayan mo eh, ayon sa turo ng Katoliko, yung Santissima Trinidad ba ay rebulto? Yes or no? Hindi na importante 'yon, ang importante yung unang prison, unang sa hindi importante 'yon. Iyon ang batayan mo. Sagutin mo dahil sabi mo kasi ayon sa mismong katesismo, na ang pagsamba namin sa rebulto ay based doon sa nanikluhod sa harapan ng larawan at dumadalangin sa Santissima Trinidad. So ang dinadalangin na pala Santissima Trinidad. Pero sabi mo kasi based doon sa linyang 'yon, sinasamba namin ang naturang rebulto. Ngayon, tanong ko sa iyo, dahil manalangin pala sa Santissima Trinidad at ang interpretation mo rebultong sinasamba doon, tanong, yung Santissima Trinidad ba based sa turo ng Katoliko rebulto ba 'yon? Yes or no? No. No, maaaring no kasi tinitindigan mo eh, mukhang no eh. Pero bakit ninyo na ako pinagsasalita ng 20 seconds na natatakot ba kayo sa dapat kung dapat malaman ng mga nakikinig sa inyo na yung unang sentence, pagluhod na yun yung binayolate mo sa Exodus tsaka sa Deuteronomy. Yun na agad yung binayolate nyo. Wala akong pakialam doon kung kay Trinidad eh, rebulto, hindi. Importante, simula pa lang ng katikisim, pagkakabasa mo pa lang sa katikisim nyo, violation na agad yun eh. Magbigay kayo ng talata, hilahamon ko nga kayo, di ba? Magbigay kayo na inutos na lumuhod kayo sa isang rebulto. Ha? Hindi yung sa, basta lang may harap, nakaharap dyan, hindi ganun. Exodo 20. Ginamit mo Exodo 20 na huwag manikluhod sa isang larawang inanyuan. Yung larawang inanyuan ba na yon? Yun ba ang ano? Yun ba ang Santissima Trinidad? Yes or no?
hindi naman ano eh, general 'yan, general. Yung pagluhod mo dun sa mahal na larawan, yun yung mga si Pedro, si Cousin Ben, si Michael Bayo, kung sino ba yung mga santo yung inaano, may anghel pa nga kayo eh. Tingnan mo ha, yung anghel niya nung niluhuran niya ni Jan eh, ano sabi sa kanya? Uy, parehas lang tayong alipin. Kaya sasawayin talaga kayo eh. Talagang alam nyo, niluloko mga tao talaga eh. Niluloko talaga yung mga tao. Sige bro. Maraming oras ang sinayang mo. Lahat ng tanong, hindi mo sinasagot ng tama. Lahat ng sagot mo, sarili mong mundo. Muwa ka ng sarili mong mundo. Bro, dyan daw, makasingit lang saglit, pare. Yes. Hindi na pinapatulan yan. Tutulan sa katotohanan natin eh. So, ang mga Diablo, galit sa cross eh, di ba? Yes. Galit sa Katoliko. Alakas ng poses niyan, poses niyan. Oo. Kasi kung papatuloy niya, sayang lang oras eh, pare. Sayang lang. Napupuyat ka, brother. Napupuyat ka lang. Ay, brother ka. Sinadya ko talaga. Wait lang. Sinadya ko talaga na mag-extend ng oras. Makasakali, sumagutan ng tama. Wala. Iba ang tanong, iba ang sinasagot. Kumbaga, ang tinitira niya, hindi ang turo natin, kundi ang interpretation niya. Yes, puro sarili niya. Walang ebidensya. Sige na po, magpaalam na rin po kung ilan na pag-uusapan natin. Kung hindi na kayo magtatanong, magpapaalam na rin ako. Okay, maraming salamat sa pagkakataon. Ano mas magsagot ang tama eh. Saya ka sa oras eh. Good night. Salamat. God bless. Wala na. Aksaya sa oras si Mark Umbaw. Sinadya ko talaga i-extend yung oras. Sinadya ko talaga. Akala mo 11:80 na? Sinadya ko talaga. Baka sakali. Tama ka, pare. Sinadya natin. Pero wala eh. Nakita mo? Ang tigas ng ano? Galit sa krus. Galit sa katoliko. Ang demonyo galit sa katoliko eh. Alam mo yan eh. Posisyon. Oh, sinadya ko talaga. Sinadya ko talaga. Di bali nang umabot ng alas 12. Alas 11:30. Basta maipakita lang natin na naiintindihan niya ang atake niya, na yung atake niya ay based sa turo natin, pero based sa ating observation, ang atake niya is based lang sa unawa niya, hindi sa turo natin. Actually, Brojando, nahuhuli naman siya. Pag nahuhuli siya, umaamin eh. Tapos bumabalik na naman siya. Yun, ang style niya, labas-pasok ba? Yung sasabi niyang, humihipo tayo. Pag tinanong mo yun, kasi may mababasa sa Biblia, ang humihipo na nagiging banal. Humihipo sa mga gamit na nagiging banal. May mababasa tayo yan. Pag tanungin mo na naman siya yan, sabihin na naman niya yan na, yes, tama yan, pero babaltarin na naman niya pag maya-maya. Yun yung style niya eh. Labas-pasok. Labas-pasok. Wala. Ganito. Tinanong natin, tinutuligsaan niya ang mga hugis ng mga larawan. Tinanong ko, yun ba mga Israelita, nung yung bato ginawa nilang si Yahweh, nagkamali ba sila na yung bato, hugis na bato ay ginawang Yahweh? Sabi niya, hindi. O tapos mamaya-maya, bumalik na naman siya. Yung nasa rinon yung itim. Kalukuhan talaga yung paburo alam. Ang itim. Tapos tinanong ko siya, bakit naging itim? Kasi yun ang tinitin niya, bakit naging itim? Hindi na masakot. Wala akong pakialam kung nasunog ba yan o ano. Bakit itim ang Nazareno? Dahil yung kahoy na ginamit ng ukitin yung imahe ng Nazareno, yun ay itim. Kaya, itim na sa mga Brojando, basta mga hindi baka may nakarinig sa kanya nalito na yung mga hipo-hipo na yan, yan ba biblical po yan. Yung sinasabi niyang lahat ng sinabi niya, yung maglohod sa harap ng larawan, biblical yan. Pag nagharap kami, doon ko ilabas sa kanya lahat yung mga nagsasabi niya. Kita nyo, paano niya yun? Ano na naman yun? Pag-ano na naman siya doon, tawag dyan yung aamin na naman siya, pero kukontrahin na naman yung inaamin niya. Ganun ang style niya eh. Lahat ng mga kapuntos, huwag kayong mag-alala. Lahat yun, biblical yun. Paghipo, magiging banal. Mayroon na yung talata niyan. Kaya tinanong ko siya ganyan kung alam yung mga talata. Alam ba niya na yung Israel, ang bato, ginawa nila si Yahweh, alam ba niya? Sabi niya, hindi niya alam. O, hindi ko sinabi kung mayroon talaga niyan. May mga talata tayo niyan. No, kasi ang simbahan, hindi nangangaral ng wala sa Biblia. Sabi ng simbahan niyan, biblical tayo. May tradisyon, may Biblia. Kaya yung mga sinabi niya ganina, hindi lang niya naiintindihan. No, so mga kapuntos, huwag kayong malito. Ang aral natin, biblical. Yun. Tira ng tira. Hindi naman based sa turo natin. Okay. So, to make his message known is our responsibility. So here
eyes through the